Hi, John Carl. Dito sa ano, sa Mandaluyong. Sama namin si UJDB tsaka si Papa Bin. Kuya Kengs, kailangan mong gumawa ng mga ganito eh, OH. Tapos walang hindi siya itemize. Tapos walang hindi siya itemize. Ayan, hindi siya itemize. Kailangan ng pirma. Dapat pala nag-tubig tayo. Ay, Tito. Hi, Sir RG. Yung ibang nakukuha na lang nila dito, Don Kent, mga tarpaulin na lang, no? Sana hindi nila ulit ang tarpaulin. Yun nga kasi late na ano yung mga tarpaulin na rin. Ayun o, dyan yung dami ng tao dyan sa labas, naghihintay sila dyan. Hindi siya tulad nung dati na pumunta kami na pa isa-isa, tapos nandun kami sa loob na na-accommodate kami. Ngayon wala, pipila ka talaga. Diba? Ay, Ma'am Rowena, pwede naman po ba sa gagawa po kayo ng letter tulad nito? Di ba walang palakasan kahit kami nga na mismo na BBM vlogger eh. Kailangan pa namin kumuha ng ano, ng permit. So, ayan din sila, naghihintay rin sila na makakuha rin sila ng collaterals nila. So, ayan. Busog ka na? Nagpabusog sa atin soft drinks. Ikaw muna magbayad, pass muna. Bayaran na lang kita. Thank you. Pag may pera na. May walk in December, yabang mo naman. Tinubog na si Papa. Ay, si Mara pa rin. O, game na. Parang pabis pa ko. Uy, halika na Mara, ilalabas ko na to. Pero ang ganda ng mga cellphone ka. Kasi kung mag-potato ko na. Yung mga nag-pag-pag-picture sa akin kanina. Siguro po ako yun. Ha? Budol yung ang amin eh. Mara! Kapag mga ganun kami. Nakita mo yung ano? Please, Mara, pwede na nakipatid ako ng pink. At siya. O, diba? Pink din. Pwede din pala ako rito. Baka kasi yung pink. Ay, nakita mo. Lalabas na po kami. Oo. Sama namin kay JD. Ay, thank you. Look, nakalukop pa naman. Siyempre, in advance ako eh. Paano ba gamitin yung ganyan? Game mo rito. Kailan po kami ng game bar? Balance natin. Balance ba hindi? Experience ito. Ko ng game bar. Game ball. Ayun. Ay, bakit mo piling to team dine? Kasi ano yung sa siya na, ganyan talaga ho si Chia, nangihilo. Ayan, nangiram po muna tayo ng game ball. Wait lang, ayusin po muna natin yung ano. May nakakuha na kayo. Wala pa po, sobrang dami pong tao ngayon dito. Ayan. Ayan, nag-aantay. O, Mara, yung mga helmet natin. Wait lang, ayusin ko po muna yung helmet.
Ay, sorry. Na ganito pala may gimbal. Wait lang. Na ano ko na. Na inosente ako may gimbal ako first time. Paano ba ito iikot? Ayan, ba't lang umiikot sa mukha ko yung gimbal? Tama ba? Ayan. Nakakuha na kayo, wala pa po. So ito, ayan pa lang, hawak-hawak pa lang ni Mara. So ayan guys, kita nyo naman. Ito yung HQ ngayon ni BBM. Sobrang laki nyan. Kita nyo naman. Nandiyan kami pumasok noong nakaraan. Tapos ito, ayan yung guard. Ayan, oh. Diyan kami, diyan, dito sila nagre-release ngayon ng ano, ng mga collaterals na ihingi namin. So, itong mga tao na to, ayan. Ayan, sila yung mga nag-aabang-abang ngayon ng makukuha nilang collaterals dito. Imagine yung pila nila diyan, no? Oh. Kuya, anong oras pa kayo nandito? Alas 8. Alas 8 na umaga, wala pa pong nare-release sa inyo? Meron na release ng iba, yung mga nauna. Ah, meron na. Alas 8, mga ano, maagang-maagang. Ano po yung mga nare-release sa kanila? Yung tarpaulin. Mga tarpaulin. Yung hats. Ah, marami-rami rin. Marami, alam niyo, ganun-ganun. Putik na yun, hindi ako marunong mag-gimbal. Ayan. So, ayan, oh. Kita nyo yun yung mga nakuha nila guys. Ayan, oh. Napakadami na nilang mga nakuha ngayon. Ano oras pa po kayo dito, sir? Alas 2 kayo po. Ano oras pa dito? Alas 7. Alas 7 pa ng umaga. Ibay ni sir, diba? Chia, may... Wait lang. Hindi ako marunong gumamit ng gimbal. Paano ba ito? Gumagalaw. So, ayun si Kuya JDB. Kasama namin, no? Ayun, nandun siya sa guard. Nakikiusap siya. Nakakatuwa yung may gimbal kasi hindi ako marunong. Ayan, so kasama po namin ngayon si Papa Bin. Mara! Anong angas mo dyan ah? May mga viewers mo. Kaya may loves 1K tayo dito. Hindi ako marunong na may gimbal. Paano ba to? Bakit? Yan. Oh, wait lang, umaangat eh. Yan nga. Ganun lang yun. Ginilid mo, igilid mo. Hindi. Right. Left. Alam ko yan, yung oh. Ganyan yung right left, kasi gumagalaw siya, pwede bang stable lang? Hindi, ganyan talaga yan. Gaganyan mo talaga yan, nilalaro mo lang kung stabilize. Okay. Ano meron, Chia, bakit di kayo pinapapasok? Nagkakahigpitan na nga po, eh. Hindi po tulad nung dati na ina-expect namin na makakapasok po kami, pero ngayon hindi na ganun. Dito na lang kami sa labas, tapos ayan, magbibigay ka na lang ng mga letters. Tapos, ayun. Wala na rin libreng hotdog. Wala na rin libreng hotdog ngayon, guys. Kala ko kasama si Sniper na kayakap siya. Magandang chick si Kring. Hindi ko kilala yun eh. Tingnan niyo naman yung haba ng pila nila dyan. Ayan o. Oh. Minumorites pa tayo nila ate. Akala naman nila hingi tayo sa kanila. Ayan o. Oh. Kita niyo yung haba ng pila na yan. Hello po. Oh, yung pila na yan, plus pa yung pila dito. Oh, diba? Ibang mga ano yan yung sa amin, kakarating lang namin. So, anong oras pa kami yan makakakuha? Diba? Yung mga naibibigay na dito, ayan yung mga tarpaulin. Ayan o, yung mga tarpaulin, tapos mga pamaypay, tapos t-shirt. Tapos, ayan, mga bowler. Depende kung ano na lang kasi available doon sa lab. Last time na kumuha kami, di ba nakita niyo sobrang dami. May mga chinelas pa. So, nandyan ngayon si Sir JDB para makiusap dito naman sa ano natin.
Ah, newsprint. Papi, ano lang talaga? Newsprint. Pero meron na ako sa ano. Mahal kang news channel. Saan yun? Sa Facebook? Pero hindi kayo connected kay Madam Maharlika? Hindi. Nangihirin po kayo ng Corradoras. Ano? Mag-interview? Yung ID kailangan sa provincial. Ah. Yung ng unit ng kaparasin. Ah, yung ganito. Oo, wala pa pa sa contract. Ibig sabihin, hindi kayo na-credit no, na ano, ganito. Maganda sa motor, gimbal. Lagyan mo ng lagayan sa motor. Wala nga akong gimbal eh. Wala, may number, may konta kami sa loob. Kaso, andun na kay Sir JDB yung ano namin list. Alam din po. Kasi kung kami nakadirect sa Quezon Hub. Actually, yung isda sa Pasig, may dinadala itong parking. Ah, may isda na rin pala sa Pasig. Bayaning Chuper. Ha, oo. Yung bayaning Chuper. Yung kay... Oo nga, yung kay Longmihia. Longmihia yan eh. Opo. Galing kami dun sa, ano, nagkaraban nung last time. Kay Longmihia nga yan. Saan yung, ano, HQ sa Pasig ng sa... Para sa pinagbuhatan po ito nakalagay. Sa bahay ng chairman ng Citizen Integrated Alliance. Ay, dito? Nasa third floor. Ito, Tomas. Sa totoo, mas ba? Sa tao. Yung pinakita. So, sinasuportahan din si Bongbong Marcos. Opo. Siyempre naman, Sara, sila. A citizen integrated is that unity. Nangingiri kayo ng collaterals. Nangingiri po kayo ng collaterals dito. Opo. Nangingiri po kami ng kapil materials. Magamat malapit na po ang unit. Saan po kayo kanina? Pasig po, Pasig. Saan? Taga doon rin kami, sir. Saan po kayo sa Pasig? Pinagbuhatan. Oto, taga pinagbuhatan din. Si Asilo po ba, BBM? Opo, si Maricar Asilo ang kapitan po. Pero di ba si Biko, ano, kakamping? Ay, ang mayor po natin, si Lini po ang dala. Kaya okay, kung mapapansin natin, walang pangkaraban ang pati. Oo nga eh. Hindi pa na... Ay, parang hindi nabigyan ng permit yata. Nagkaloko-loko nga, di ba? Yung mga permit-permit pati yung schedule. Eh, hindi siya nabigyan. So, ang maganda naman ito, ang ano, representative naman na si Romulo, eh, ina-adapt niya si Sara. Si Sara din ang kinakampin niya. Pero di ba, sir, ano yung mga headquarters, kadalasan may mga ano naman na doon, collaterals. Doon ba walang binabagsak? Wala pa pong binabagsak ang Pasig. Even yung partidong federal na mismong ano ni Bongbong, wala pang binabagsak na campaign material. Yung ano, yung headquarters doon ni BBM, doon sa may Santo Tomas, nagbibigay opo. Yun eh. Nagbibigay lang yun nung panahon ng launching niya. Launching, isang beses lang yun, ganun. Yun lang po, dinalan sila ng konti. And then, the following, ano na, to campaign, wala po. Yeah, wala. Wala pong dinala. So, ang ginawa ng Pasig, kasi parang hindi na unity ang Pasig. Oo, hindi na nga unity yung Pasig eh. Nagkanya-kanya po na. Ito silang hingi ng campaign materials per organization na lang. Kaya pala ganun na sa Pasig ngayon, no, dahil kay Mayor. At pinagmamalaki nila, malakas daw si Lene, pero tingnan na lang natin sa labanan na to. Kasi ang Pasig, hindi na kami masyadong... nakipagtalo pa dyan sa usapin na yan. Oh, so sir, may nanalo na sa Pasig. Sa pinagbuhatan ng konti ng mga collaterals. Ito nga, ang ginawa nga namin per organization na, per PUA, Homeowners Association, pumupunta na dito para makahingi po ng usapin. Masa po, tagal na malapit na election. Kaya late nga. Late na yung paghingi. Sa totoo lang, kahit late naman ito, malakas ang BBM Sara sa Pasig. Tahimik lang, no? Tahimik lang. Tahimik kasi lang. Ang mayor kasi natin, hindi naman BBM Sara totoo. Ang dinadala. Kaya so, manahimik na lang tayong mga BBM Sara para... Magkakaalaman na naman yan sa dulo na eh, di ba? Yun nga po, magkakaalaman na lang ito pagkatapos ng eleksyon. Oo po naman si BBM, na. BBM Sara. Okay po. Okay ka na dun. Inasahan lang siguro namin... Yung ginawa ng magulang ni BBM, sana magawa rin ni BBM. Marami naman siyang plataforma na sinasabi. Isa rin naman ako sa inabot ko yung Marcialo. Ang sa totoo lang, maganda ang buhay noon. Ako nang nagsabi sa inyo, maganda ang buhay noon, tahimik ang ating sambayan ng Pilipino.
Ang nakikigulo lang nito yung mga aktivista na kung saan suportado sa pagbundok. Saan sumusulpot? Sila po ang nasagasaan ng panahon ng Marcialo. Kasi yung mga hindi sumusunod, kaya sila nito. Yun nga po, kailan man hindi sumusunod ang mga aktivista. Sa kahit sinong maging presidente sa bansa natin, sinasalungat po ng mga aktivista. Totoo po yan. Isa rin po akong aktivista nung panahon ng mga Aquino. Kasi ano hindi ko rin nagustuhan yung ginagawa ng mga Aquino. So, nung natapos si Aquino, ito na, si Duterte na ang naupo. Doon ko nararamdaman yung tunay na Pilipinas na dating... Nagkaroon na ng pagbabago, opo, no? Nabago na po ito ng konti, pero hindi pa lubos na nabago. Inaasahan ko lang na gagawin ni Bumbong Marcos yung mga tao na... Nasundan ng ginawa ng ama. Unang pangangailangan ng tao. Ano ito? Yung mga pagkain. Apo. So malulutas lang natin at automatically maibaba ang pagkain kapag ginawa uli ang kadiwa. So isang sekreto yan na maibaba agad ang bilihin ng mga palingki natin. Kasi ang kadiwa, pinamamahalaan na po ito ng gobyerno. So ang gobyerno hindi po tinutubuan ang bigas, isda, yung manok at baboy, baka. So hindi po yan tinuturbuan ng gobyerno. Agad-agad po maibaba ang presyo ng bilihin kapag tinupad po ni Bumbong Marcos yan. Ang pangako naman niya is ibalik ang kadiwa. Paano kung hindi niya magawa, sasama po yung loob niya? Marami pong nagtatanong sa kanya, paano po niya maibabalik yung FTI natin na ibenta na? Ang sabi ni Bumbong Marcos, napakalapad pa ng pag-aari ng lupa sa gobyerno. So kayang-kaya pa ibalik niya yung kadiwa. Isa pa lang ito sa inaasahan din ng sambayan ng Pilipino na kapamaraanan ng gobyerno paano ibaba agad ang bilihin. Yung mga kailanganin ng bawat bahay ng mga Pilipino. Sa solid BBM ka po. Pati po yung pamilya mo, solid BBM. Mula pa po kami nung... Eh, paano sir, kung hindi tumakbo si BBM, may sino ang choice mo na kandidato? Si Sara po. Si Sara, kung hindi tumakbo si BBM, ang ano namin si Sara. So wala pong ibang magtutuloy ng pagbabago ni Duterte kung di dyan sa dalawa na yan. Wala kaming nakikita dito sa ibang mga... Eh kung hindi pa rin tumakbo si Sara, sino pa rin ang choice mo? Si Sara at BBM hindi pa rin tumakbo. Ang nakikita ko kasing malinis lang na tumatakbong diyan kay Bongbong, kay Pacquiao na lang ako. Kay Pacquiao ka na lang? Opo, kaya religyoso po si Pacquiao. Okay po. Baga may kakulangan siya sa katalinuhan dahil hindi naman talaga siya dumaan sa pag-aaral na kundi rumikta siya eh. Puro puso po kasi si Pacquiao. Puro puso. Yun nga po, makatao si Pacquiao, kaso nga lang, hindi po yung kailangan sa bansa natin. Kaya nga eh. Sa ngayon. Hindi po kailangan. Kaanahin mo yung puso, mayroon tayong usaping pang-international. So lalo na yung naagaw na yung isla natin. Kung puro puso, no, hindi wala pa mangyayari. Hindi po tayo uubra dyan sa ganyang kapamaraanan ng ating presidente. Ang dapat sa presidente natin, alam ang lahat ng mga gagawin kung paano patakbuhin ang Pilipinas. Sige, thank you po, sir. Thank you po, salamat din. Kamaya pag-uwi ko, hindi ako mag-live. Naka-live tayo, sir. If ever, pwede nyo po mapanood tong interview nyo dun sa Chia Vlogs. Chia Laron po, tapos kasama po namin yung ibang goldfish din, si Sir JDB Comments. Pro-Pilipino, tapos si Mara Potts Tambayan, tapos Chia Laron, and Papa Binian. Yan, baka... Nood po kayo ng mga iba't ibang mga vlogs about kanila BBM, kanila Sara. Kung pagkatapos nito, kung gusto niyo po ng kalokohan, pwede na din. Ako po tayo pinagbalada na sa nagpayong ako. Ito pinalad, o. Ay, dito kami si Kataraw. Taga si Kataraw. Isda at saka Citizen Incorporated, nasa si Kataraw. Okay po. Sige po, sir. Thank you. Sige bakit po, last sama. Day? Last day na te eh, hindi na siya pwedeng magkaroon ng, hindi na pwedeng mag-release nito sa iba't ibang araw pa. So ito na yung magkakaroon ata sila ng inspection sa mga BBM headquarters na dapat wala na ngayon lahat. Sold out na dapat ngayon lahat. Sold out eh, no? I mean, wala na talaga lahat. Si Pacman, same sila ni Mama Lane, sabi ni Mr. J Vlog. Hi, Mr. J Vlog. Hi, Sir Jun po.
Hello mga madam, kanina pa po kayo dito? Mga anong oras na po kayo dito naghihintay? Umaga pa? May nakuha na po kayo? May nag-utos lang sa akin. Ano po? Ah, may nag-utos. Ah, naiya pala si madam. Okay. Hindi ako makaramdam, no? Sino ba yan? Si Archie. Inaasar si Gab. So, ayan po yung mga ibang nakuha na nila. Ayan yung mga iba't ibang mga tarpaulin, t-shirts, bowler. Oh, eto candy. Peppermint candy ni BBM, di ba? Sana mag-ulanin. Sana makapagbigay pa sila ng ano. Tingnan nyo kasi yung pila ngayon dito. Ayan, oh. Sama ko si Papa Bin tsaka Sir JDG po. So, meron na nga rin ditong press na eh. Mga press, mga media. Na meron ata sila mga agenda na gagawin dito. Pero hindi pa rin sila pinayagan. Pinagbawalan pa rin sila. So, kami nga na mismo nagbablog kay BBM. Eh, dati, nakakapasok kami ng malaya dito sa BBM headquarters. Siguro nagkahigpitan. Eh, ngayon, hindi na pwede. Tinan nyo kami, nag-aabang na lang din kami dito sa labas. So, ayan. Imagine yung pila ngayon, no? Ngayon may pila. Dati wala. Walang pila dito dati. Binibigyan pa nga kami ng ano, free drinks. Eh, may cake pa, may pastries pa. Ngayon wala talaga. Kita nyo naman, ilan pa yung mag-aantay na yan. O, kita nyo naman, ba? Diba? Individually request yung mga pinunta nila dito. Baka po kasi may espiyang pinklawan na nakapasok, kaya po mahigpit ang HQ. Ay, ang daming hearts. Hello sa iyo, Tagay Mga Master. Uy, sarap naman po ng candy. Kakagaling ko lang Santo Tomas kay Ma'am Leo Menina Campaign Materials. Kailan pa yun dyan, Patrick, eh? Nung sinabi mo, eh. Malay mo naman kung hindi, kung pwede makakuha dun sa Pasig, why not? Diba, malapit lang din naman yun sa amin. So, ayan, abang-abang natin. Parang wala pang inire-release. Sobrang bagal pa naman mag-release dito sa headquarters. Kasi last time nung galing kami dito, ano oras kami nag-request? Ano, tanghali, mga 12:30 nabot na kami nila Sir JDB ng alas 6. Diba? Hi, Raisin Gaming. So, ayan. Sana nga, hopefully may makuha kami. Ayan. Tsaka, ito kasing purpose na to, kaya kami nandito. May babalik daw po ulit ng Katanduanes nitong katapusan. So, ang request po nila eh, sana magkaroon pa ng mga BBM materials doon. Dahil nga, kitang-kita nyo naman na wala naman talagang, ano, naganap na doon. Walang mga ganap na aninuman lang ni BBM doon sa Katanduanes. So, if ever na pupunta at babalik kami doon, total, nai-invite ulit kami. Kasi magkakaroon ata sila ng grand rally. So, mas organized na. So, ayun, sana marami-rami yung mga, ano, makuha namin para kahit pa paano naman ma... Tapos maglalagay kami dun sa mga hindi na ano, naaabot ng mga tarpaulin, tulad ng mga dinaanan namin ng mga walang signal, para naman aware sila na may BBM, 'di ba, na tumatakbo. So ayun si Papa Bin, happy life kasi nakaka-chat niya si Alaysa. Hello sa iyo Alaysa, kung nanonood ka. Kaya nga, pero hihingi sana din ako diyan sa Manda, kaya lang last day na pala. Hello sa iyo, Kuya Kaka. Hindi. Makaipon ng... Sana nga po talaga makaipon ng maraming merch. Yes, di ba? Kasi marami pang hindi nakakaranas sa mga tarpaulin. Kahit man lang stickers nila. O, di ba? Wait lang. Nahagip ba ng camera yon? Ano, mayroon magpapagawa na naman ng G-Cash niya. Gains sumayaw lang ako. Tapos issue na naman. Kaya ka mas positive. Kulang kita ng taliro eh. Ang wala lang sa akin, cap and t-shirt. Hindi naman natin ma-itemize ngayon yung may bibigay. Kumbaga bahala sila. Bahala sila magbigay. Kasi letters lang yung inaalang naman. Napaka-ano naman natin kung i-itemize pa natin doon sa letter, no? Di ba? 15 caps, 15 shirts. Di ba? Wala na gano'n kung ano na lang ang ibigay Singapore nila. Sabihin nyo na lang. Ayun nga, para doon talaga yung letter na ginawa namin. Hello, Ma'am Kors. Happy afternoon. Hello. Hello, tawagin mo ako, Master. Hindi mo na ako binabarty. Inis mo ako.
Thank you. Buti nga ikaw dyan, Patrick. Wala, ang wala lang sa'yo, ano, cap tsaka t-shirt. Sa'yo sa iba nga, wala talaga, di ba? Sana hello, Tito June. Sana makaipon talaga ng maraming merch. Saan ka, taga saan ka pala, Ate Chi, if ever na taga Cavite ka po or Laguna? Naku, taga Pasig po ako, wala sa mga nabanggit mo. Hello, baby Mara. I miss you. Hi, sabi rin ni Ma'am Kors, oh. Hello po, Ma'am Kors. Hindi mo na nakaalala si Ma'am Kors. Uy, naalala ko si Ma'am Kors. Si Ma'am Kors pala si yung nakakaalala sa atin. Si Ma'am Kors yung taga-Mangaldan na inabangan daw tayo kaso sobrang dami ng tao. Nakaabang na po yung t-shirt niya nun, Ma'am Kors. Promise. Niready ko na po yun kahit nasa truck si Chia nun. Oh, di ba? Alala ko si Ma'am Kors. Oh, bakit? Naalala ka din naman niya, di ba? Alika dito, maglakad-lakad tayo dito. Kita nyo naman. O, Mara, di ba? Kakatapos ko lang po magbiyahe ng Angkas, tapos na ano ako dito, na-imbitahan ako dito na magkuha-kuha kami ng mga collaterals, di ba? Edi, oy na, at ayan, kasama ko na naman po si Mara Potts ng bayan. Ayan, di ba? O. Wait lang, gumagalaw, Mara. Paano ba itong gimbal niya? Huwag ako maaram. Huwag marunong mag-gimbal. Wait. Ayan, may... Kuna, hindi nyo ba napapansin, hindi maalog yung, ano, yung camera ko ngayon. Pinahiram ako ni Kuya JDB ng gimbal. O, ano na. O, yan. Ito na po ang pinakahuling pila ng nagaganapan dito. Hello po. Ay, ayan, may nakuha na silang kolato. Hello po. Ano sir? Nag-aano rin po kayo ng ano, ng collaterals? Naghihintay rin po kayo? Ha? Naghihintay rin po kayo ng collaterals? Collateral? Opo. What kind of collateral? BBM collaterals. Ah, yeah. I am a BBM. Ah, BBM po pala kayo. Len-len po ako sir eh. Ha? Len-len po ako. Len-len ka? Opo. Nakada kong trial ito. Kami, magkakamping kami po. Opo. Kakamping po ako sir eh. Ha? Kakamping po ako. Bakit po kayo BBM? Kasi parang makaano din. Ah, sa palagay mo, sa si Lenny, makatulong kaya? Si Lenny? Oh. Eh sa mga pinagagagawa kasi ni Lenny, parang hindi siya nakakatulong ngayon eh. Sa mga pinagsasabi niya eh. Diba? Parang magsiswitch na. Sige po, ano, magsalita po kayo kung paano niyo ako mapapaswitch kay BBM. Kasi mukha po kayong BBM solid talaga. Kaya eh, nga, no? Dati pa ako, 1990s, BBM na ako. Opa. I am a member of Voluntary for Philippines. Opa. O, at saka nakita ko dito sa Facebook, news na ganito, eh, talagang gusto sa United States of America na papawalain talaga ito dahil opa, ganito ang nangyari. Una-una, ang muha nila yung isa sa 170 banks account. Uh-huh. Ang nakamuha doon. Eh, magnanakaw daw po si BBM eh. Ginto. Opa. Paano? Walang ginto doon. Palaging nag-yeyelo ang... At saka dito naman, sa pangalawa, yung nagbalak si Presidente Duterte Marcos na mag-ano siya ng Asian dollar. Opa. Lalo nang nag-ano ang... is dahil ang laki-laki na pala yung mas mataas ang value sa Asian dollar kaysa pero sa at saka alam mo itong Amerika po. Eh ito pala ito ay nakakakariro pero lubo. Ah ganoon. Eh pero magnanakaw daw po si BBM. Ah bakit magnanakaw? Sino ba ang nagsige sumbong dito kang Panginoon? Di ba si Satanas? Opo. Bakit magnanakaw nga? Wala naman. Sa kaniyang ama naman yan, ang mga ginto na yan. Nag-ano naman sila ng mga mining noon. Nagsakay pa ako sa barko, sa PCC Shipping. Doon, nagkarga kami ng copper concentrate doon sa La Union. Sa tingin mo ba sir, yung kinakandidato mong si BBM, mababago ba niya yung Pilipinas ngayon? Of course. Pag makuha yung ano, ma-withdraw yung mga 170 banks. Eh paano sir kung wala kayong gold na makuha o paano? Ay maraming gold mining. Kaya nga dito nagdala kami ng ano, mag
tunay pagkita. Ala, ano papakita mo dyan? Ano papakita mo dyan? Doon sa Mindanao, maraming gold doon. Hindi lang gold. May oil, may gasolin pa. Opa, ay, totoo may po yan. Nakapunta po kami ng Mindanao at talaga namang mayaman po yung Mindanao. Eh, kaso nga, sir, paano kung wala naman po talagang gold si BBM, eh di magsiswitch na po kayo kay Lenlen? Ay, ewan po lang sa inyo. Win or lose ito. Win or lose, BBM. Win or lose, BBM. Lose ito, BBM. Pag gusto ka ng Lenlen ito, ito, ikaw, Lenlen ka ba talaga, sir? Eh, hindi ako pinansin ni BBM eh. Ah, kaya BBM. Eh kasi wala naman dyan si BBM, paano ka papansinin? Yung tatlong gobernador sa amin, BBM. Opo. Ako ang nauna, 2016 pa. Ano po ba, gobernador po ba kayo? Yan. Ay, alam, sir, baka pwede naman, gobernador pa lang kaharap natin. Ma'am, dalawa ang gobernador pong ginanala dito. Opo. Ako ang religious advisor nila. Ah, talaga, sir. Ang usa ni Ohi na doon, sa Sambuanga Sibugay. Opo. Ito sa Sambuanga Desor. Yung tumakbo si Milna doon ang presidente, isa lang ang boto niya, sa akin lang. Ah, sa'yo lang? Wow, nabilang mo yung bumoto. Pinagtawanan. Alam ko, sir, hindi pwedeng ipakita yung yung boto eh. Hindi, kasi nung Imelda, one vote. Ah, yung panahon na sinusulat, sulat pa sa blackboard. Oo. Oo. Lamprel pa nung araw. Pinagtawanan ako nung mga kaanak ko. Oo. Lamprel, sa araw yan. Ay. Kailan lang ako nag-active ulit sa politics. Pagtagpo ulit ko. Ah, kailan. O, sige, sir, kalma lang tayo, pares tayong BBM. Ah! Diba? BBM vlogger po siya. Win or lose, BBM. Oh, win or lose tayo. Pero ang mahirap lang, Ana. Hindi tayo na... Nakita ko bad trip na si sir eh. Hindi tayo makapasok dahil walang... Ano, mahigpit po ngayon kasi malapit na po marin sa, po yung election sa eh. Sa totoo, ma'am, itong pera na pina ni na ano, mga tikit, inutang po ito dahil sa kanya. Sir, wala naman talagang binayaran dito. Oh, lagi wow, nilang sinasabi, di ba? Binayaran. Pero paano tayo makapunta dito kung hindi tayo mangutang? Wala naman dito. Tingnan mo ha. Dahil sa love namin sa ating president to be is coming. Sure na yan. Panalo na yan. Nagiinit na yung ulo ni sir kanina, nakikita ko na yung itsura niya. Ayaw niya na akong kausapin, Lenlen kasi ko. No? Pero ngayon BBM na nag-switch na akong, ngayon lang. Sinasayang ko na ako ha? Subukan lang ito. Walang atrasan ko ito ma'am. Sinusubo ko lang talaga kung talagang solid talaga kayo sir. Salmo 27 versikulo 1, si Hiyuba mo akong kahayag, si Hiyuba mo akong kaluwasan, kang kinsama ko magduduha. Si Hiyuba mo kung kusog sa kong kinabuhi, si Kinsama kong kalisangan. Eh bakit orange bag mo? Kung masayain eh. Orange? Yan yan eh, si Strato. Strato, saka bilyar. To refuse na, pero peris. To refuse din, tingnan mo, ikaw naman na-confuse ko. O diba? Ayain mo ma'am, kasi bukas kung matupad itong mga ano namin. Ay, taga saan po ba kayo? Mindanao. Ako may ay pa kayo dito? Sambuanga, Sibugay. Bumunta pa kayo dito para po sa... Yun, ito na. Sa Kalahati lang. Wala, eh marami naman pong headquarters ah. Hindi lang dito kami ng ano ng, ano, sa budget. Apo. No? Or mobilization. Mayroon kami mga kumpanya na ano dito. Gold mining, coal mining, economic agriculture, iron ore. At saka may gasoline pa tayo doon sa... Wow, ang dami na naman po palang company. Hindi naman kayo magpopolo ng galing, sir. Kung hindi naman po talaga ganun kayaman talaga yung pinanggalingan niya, sir. May geothermal pa tayo. Wow. Sa kwan? Yung gumawa ng feasibility study ng geothermal. Namit yun. Tutulkan dyan ang Dega, may picture dyan ni Madam Imelda. Oo. Si Madam Imelda ang nag-clean nung araw. Apa. Pag naumpisahan yan, ipapahinto na yung we will not send any more Filipinos as a servant in the world. You know, yun yung maganda. Tropa ko po dati yung si Madam Imelda. Our government can give 50,000 ma'am, bakit ano yung, ayong tingin sa US akin, dollar. Karina, orang, kasi lalabaran ko talaga ang BBM. O, diba? Nay, talagang solid po BBM kami. Ayan po yung ID namin. BBM, humbaga, unit ko ganyan vlogger po. Kasi marami pong spy ngayon. Sinay ko lang ninyo kami. Yes, hindi marami po kasing spy ngayon na baka mamaya nagpapanggap lang na nandito, di ba? Ah, Cotabato. Opo. Sa Mindanao. Alam mo yung Long North Cotabato? Ay, hindi ko po alam. Hindi po. Ang pinataan po ng South Cotabato, North Cotabato. O, North Cotabato, Long. Doon ang Sultan Cotabato. May 5 hectares kami dyan. Sambuanga po hindi po. Hindi po.
Dumiretso na po kasi. Hindi pala grabe. Galing na po doon si BBM sa South Cotabato. Hindi, Sumbongga. May bago na buhay. Ay, ang ganda ng boses ni Sabayan mo, Mara. Sabayan mo! Sa bagong lipunas. Magbabago ang lahat. Parang choir kayo sa simbahan, sir. O pang video ka rin ba? At aking itanghan, wag ang ganda ng sir. Boss. Ayan, sabi nila, tawagin. Kaya laron po, sir. Ayan. Ay, wala po. Nandito po sa ano ko eh. Wala ko, Steve. Ayan po, dun po sa, ano, sa cellphone nyo, sir. Ha? Chia Laron, mapapanood nyo, naka-live tayo ngayon. Chia po, Chia Laron. Chia Laron. Wala bang Chia? Ano, yung ID? ID, ID. Wala. Yung credit card, wala? Akin wala na po yung cellphone niya ako na magsasubscribe. Ah. Wala. Para wala kayong kawala. Para walang kawala. Isa! Dalawa! Diyan ka lang sa lilim, sir, ha? Alam mo na mainit, baka mapano pa tayo nga. Hey. Ayan o, si Sir Joe, sir pahawak po ah. Sir Joel G. Ortilano. Ayan o, BB. Sambuanga, Sabugay. Sambuanga, Sibugay. May sec pa yan. Municipal coordinator. Pag, grabe. Sabi nila, pag walang eleksyon, automatic ito mag-ingir. Ah, talaga, sir. Oh. Naku, bakit may kapka tsaka fever chills? Naku, malala, sir. May loss of, ano ka, loss ano of video lang. Vaccine yan, vaccine. Okay na, sir. Dali. Yan. Parang nasira na yung ano ko sa kwan. Ayan, bagong-bagong cellphone ni sir. Ayan, o, Chia Laron. Wala yan, titirano yan. Oo nga, sir. Dapat yung may Facebook para diritsu. Ha? Para diritsu. Ay, ito, Facebook palu. Ayan, o, Chia Laron. Ayan. Anong spelling? Ito po, sir. Ayan, o, Chia Laron. Ayan naman pala, sir. Meron palang Android. Pero wala itong kuhan? Walang battery? Ano? Walang load. Walang internet. Oh, walang internet. Oh, walang battery. Pero baka ano ka dyan, ma? Ah, sige, sir. Para wala ka ng kawala. Asa ng Facebook? Ayun na, wala. Ayun ang Facebook. Kaso walang data. Walang data? Ayun lang. Ano lala? Walang load kasi, mami. Hindi pa na-loadan. Ito po siya, papakita ko na lang. Ah, Chia Laron. Ayan, sir. Ayan po, naka-live po siya ngayon. Chia Laron. Basta Chia mga ganitong edad, hindi active. Ayan, o. Ganyang edad, grabe naman to siya, basta gantong edad daw. Naka-live po siya kasi ngayon. Hindi ba? Naka-live po siya, live. Ayan, napapanood kayo ngayon dyan, sir. O baka gusto mong bumati dun sa mga extra mo. Ay, hindi, joke lang. Isa lang pala, may asawa na po kayo. Naka-live po siya ngayon. Ala, di ba, extra baggage po ba kayo? Ay, ito baggage. Ayan, ito po yung channel niyan. Chia Laron. So, ibig sabihin, nandiyan na tayo? Opo, naka-live po. Panood na po kayo. Ayan po, kitang-kita na po kayo. Ha? Ng mga viewers. Ah. Ayan. Ayan, mga nagchat-chat po yung mga viewers. Hello. Huwag niyong kalimutan si De Los Santos sa May 9, 2022. Sino po yun, sir? Tayo, ha? Eh, sino po ba yun? Sino po yung binabanggit niyo, sir? Si De Los Santos? Ito. Ah, governor din siya. Ito. Ah, ikaw ba yung ito, mismo? Ito, si Sir Alex, Governor Alex De Los Santos. Pinakamahirap na kami dito. Nahihirapan ako sa ikaw pala si governor, eh. Ikaw pala yun, eh. Pinahirapan mo, ikaw pala si Gov. Ikaw po, sino ka po doon? Si congressman. Municipal coordinator from Deplahan, Sambuanga, Sibugay. At the same time, religious advisor. Alex Los Santos, Governor from Sambuanga del Sur and Piping 2, Sambuanga, Sibugay. Grabe, binibasic-basic lang natin. Gobernador palang harap natin. aspirant pa pala. Aspirant. Pero kahit na, di ba, mataas pa din yun. Guys, yung mga tagal Sambuanga, Sibugay po dyan. Sambuanga del Sur. Hindi. Sambuanga del Sur. Soon to be governor po. Aspirant. Alex. Yung project natin, nako. Ano bang project mo, sir? Iron ore. Long distance railway. Railway. Seaport. Yung mga, yung industrial. Ah. Yung airport namin, wala pa. Public housing. No one in the government investing in the public housing. That's why some people with low income forced to live in the miserable way. Ayan, kay Sir Alex. They cannot afford to build a house.
Mayaman naman po yung Mindanao, eh, no? Ang yaman nga pa ng Mindanao, eh. Kaya nga, sa pangalan lang. Sa pangalan lang mayaman ang Mindanao? Pero nanghihirap. Ang tao. Until now. Eh, yung hinihintay namin si BBM. Yeah. Ah? Nandun po sa loob, inaantay din po kayo dun. Kami? Apo. Ngayon? Charis! Baka mapikunti ko na talaga sa kwento si sir. Hindi ah, friends-friends po tayo dito. Ayun na yata, nagbibigay na. Ang gaganda ng mga project. Apo. Talagang sulit hanggang ngayon, napapakinaman. Dapat po mapaganda po dun yung internet. Sa Mindanao, kasi sobrang hina po ng hanggang doon. Ayan nga. Oo, grabe yung isang project po ni, ano, ni BBM. Doon. Kaya sana po talaga si BBM yung palangin. Andito na lang yung Starlink ni Elon Musk. Dadali namin sa Mindanao. Sige sir, punta lang kami doon. Mga ano din kami ng mga BBM salamat, din doon. Opo. Salamat ma. Ayan opo, salamat din sir. May nabudol tayo guys. Kung narinig na naman ako ni JDB, binatukan na naman ako dyan. Hello po, sir. Kanina pa po kayo dito, sir? Po? Kanina pa po kayo nandito? Okay, kanina pa. Kay, para po sa collaterals din? Hindi sinamahan ko, sinamahan lang ako. Ah, okay po. Madali naman po ang kausap. Yes, Mr. J Vlog. Ayan, nagkakabigayan na ata dito. Tingnan natin. Uy, pabangga na yan ah. Kasi ko saan ba? Wala, okay lang. Ayan o, nandyan na, dinumog na sila dyan sa harapan po ng gate. Ando na si Papa Bin sa harapan, ayun o. Ang dami ng tao ngayon dito guys, nagkakadumugan na. Ayan na, sana mapagbigyan na. Kita nyo kanina pang umaga yung mga tao dito o. Ayan o. Add nyo na lang ako, Chia Laron 2. Yung naka-helmet po, tapos naka-crop top na damit. Yun lang yun. Naka-helmet po ako dun. Messenger ko, Facebook, yun lang po yun. Walang ibang account. Maraming pong poser, pero yun lang po yung account ko dun. Hello, Sir Joseph Leobides. Ayun o. Nagagets ko na yung gimbal kapag ginaganon mo kung sa siyang haharap. Hello sa'yo, Bukol. Kamusta ang Bukol? Humupa na ba? Bukol. Ako si Bukol. Bukal. Kamusta naman yung sa mga puso bukal? Na. Bukal. Kaya natin dito. No? Pala ko nadagdagan sila. Sila pa rin pala yun. Ayan o, kita mo o. Ando na sila sa harapan. Hey, baby Mara din. Sabi niyo, Sir Bukol. Sino yan? Si Bukol. Hi, Bukol! Ayan, nakakuha na sila ng iba't ibang collaterals dito. Ang dami na, oh. Nag-iipon na nila. Madam, saan niya dadalhin po yung ganyan niya? Ano saan? Hindi pamiligay. Asan lugar po ba kayo? Bakit ano ba yan? Ano ba yan? Ano po, namayan. Pwede dyan. Na namayan po. Ganun, ayaw nyo po na, ano, na makitang BBM kayo. Ay, ganun. Mom, lagi na lang may cancel culture, no? Kaya talaga may cancel culture, totoo yan, no? Sana nga, I wish. Nakabit ka? Taga saan kayo, madam? Ah, sana pa sa Mabinig Rizal, magkakaroon po kami ng karaban. Sa kailan po yun? Sa 21. Ah, kayo-kayo lang din, no? Sana makarami po kayo, no? Para maraming mabigyan. Ano po? Sana makarami po kayo. Ah, madami kami. Hindi, sana po makarami po kayo na makuha. Ay, ewan ko kung mabigyan pa. Ah, last na po ba? Yan kanina pa kayo umaga dito. Last na si Lito. Kayo na ang coordinator. Hello, madam. Hi, madam coordinator. San kayo? Sa Makati? Hindi po, sa ah, Mandaluyo. Ay, marami dun sa Mandaluyo. Malakas sa BBM dun. Naalala nyo, di ba dyan kinumpara yung sa Ortigas tsaka sa Mandaluyong yung sa sobrang dami ng taong umatend dyan, no? Marami po talaga sa BBM. Oo nga eh.
Naka-cancel culture. Kasi naka-cancel culture sila, sir. Parang si Madam naka-cancel culture din po. Eh. Sino? Ito po, si Madam. Kayo din ba, sir, nakakaranas kayo ng cancel culture? Cancel culture, ayaw mo mga boys. Ayaw mo sila mga away. Yung nang-aaway, talo yan. Kaya si BBM na dead ma lang, diba? Diba? Talo yan. Yung nang-aaway, talunan. Oo. Yung mga cancel culture. Mga wala na lang masabi yun eh, no? Teka lang, may dadaan po ata. Pasig po. Naghahanap din po kami ng collateral, sir. Kasi doon sa amin naman sa Pasig, magulo naman. Ha? Hati po kasi sa Pineda po. Ah, Pineda kayo? Opo. O, ako dati, taga Bagong Ilog ako. Nahati kasi doon dahil kay Vico Soto ngayon. Di ba si Vico Soto kasi yung kay Pink. Wala naman yan, wala nang panalo yan. Pero minsan ha, yung mga surveys at tumataas din si Pink. Wala. Diba? Pink. Hindi naman nakakakaba. Ay, hindi naman kasi. Ibang kita naman eh, di ba? Oo. Kaso, para lang pagmandaya sila. Yun nga, parang nung nakaraan, diba, tingnan mo natulog lang, wala na ulit. Naka-alpas na ng ilang milya-milya yung agwat. Kaya kailangan, wala nang tulugan sa pagdating ng butuhan. Wala nang tulugan. Oo, kailangan, bantayan ng tulo. Dito na lang, si, malakas mga kalaban niya, no, dito, si... Si ano po? Si Iyo. Iyo? Opo. Kasi okay. Karuncho po siya. Oo nga eh. Apo lang yan eh. Opo. Apo po siya nung dating ano dun. Oo, ni Aguila. Tawagin namin yan si Aguila, si Karuncho. Opo. Eh pero ngayon kasi si Iyo, BBM naman siya. Eh kaya nahahati po kasi kaya hindi na nagkaroon-karoon ng ano ng karaban dun sa Pasig. Dahil sinasabi na hindi binigyan ni BBM ng, ay ni Vico ng permit. Oo, tapos kahit nag-apply naman sila Iyo, ganun ang gulo po dun. Yeah, eh kasi si Vico anak ng artista, diba? Tapos ang ano pa niya, si Tito Sen. Diba? Kaya bira, talagang imposibleng mag-BBM. Pero sa inyo, solid dun sa inyo sa Mandaluyong. Ah, oo. Talagang yan, solid lang sila, tayo, cancel culture. Tuloy-tuloy lang dito, no? Sobrang dami nga po ngayon tao. Eh. Pumunta kami, nakapasok pa kami. Kitang-kita naman sa ibang lugar, di ba? Panalo na rin naman marami siya. Marami, eh. Oo. Talaga, lahat ng pinuntahan namin, halos lahat. Talagang wagi talaga si BBM siya. Collaterals po. Mga vloggers po kami ni BBM. Naglagay pa kayo ng ano doon? Ng pinaka-headquarters? Sa Pasig po? Meron po. Merong headquarters din ngayon sa Pasig. Pero kasi mas marami ata po yung binabagsak dito eh. Kaya... Nandito? Nandito yung pinaka- ito yung mas may pinakamalaking headquarters ngayon eh. Malaki din yung headquarters sa Pasig pero mas malawak po talaga dito. Tsaka nandito yung mga bigatin mga request nyo? Eh. Apo, nandito na po. Kasama po namin. Ano, tinawag na tayo? Tahimik lang ang Pasig pero solid yung team. Ayan na, abala ko pa yung pag-aayos nila nanay dyan ng ano, ng mga collaterals nila. Ano yun, sarili nyo lang po na ano yun, na gawa yung gagawin nyo pong yun, ano, tally? Sa grupo po namin na sa One Movement po, eh, sa anong po kami ng One Movement? One Movement. So, One Movement. May grupo din po kami sa ano po mari Emil Daddy Mahal at po Anisita. Tapos grupo po si Emil Daddy. Tapos One Movement din po. Ah, One Movement. Ayan, sana po makarami doon. Ano makarami pa kayo para maabot ng iba na ano? Na naghahangad ng ganyang collaterals? Kasi kaligayaan na nila yun. Mabigyan ka ng t-shirt. Mabigyan. Kahit man lang, mas masaya na sila kami yun nga, eh. Kung darating kami sa amin, nakasuot kami nito. Oo. Pagkaguluhan kami. Kasi BBM na sila talaga. BBM. Oo. Susundan kami. Kaya nga, yung iba talaga bigyan mo lang ng face mask na may mukha ni BBM. Tuwan-tuwa na talaga. Ayan, so may mga polis na tumadaan, guys. Hindi nga lang makadaan. Kasi nga po nakakrowd na po dito sa ano sa lugar na to. Para parang 20. Hello, Sir Bong Orense. May chika ako sa'yo, Sir Bong. Ayan, nandito ako pala sa Manila. Ay, tama ba? Manila ba? Na nagtanong po si Sir JDB kung sino po sa Goldfish
ang may kilala kay Sir Bong Orense, sabi ko, ako po, moderator ko yan si Sir Bong. Tapos ayun, sabi po ni Sir JDB na nandito ka nga daw po. Shoutout sa iyo, Michael. Wait lang, kuha tayong tubig. Parami ng tao ngayon dito, guys. Oh. Katoliko, may yoga. Ay, bununa din dito. Kita niyo pati yung kumakain. Parami ng parami yung tao ngayon dito, guys. Ah, thank you so much, Mara Potts. I'll pay you later. Huwag ka dyan umaras sa pinto. May mga polis na dito. Yan lang si nanay. Kahit matatanda na yung mga nandito, nag-aabang pa rin talaga ng collateral. Tagasan kaya yung iba dito, no? May dumaan sa akin na tentative schedule for April 30 sa Rizal and Pasig. Ewan ko lang kung sure na yun. Ay, nako dyan, Patrick. Sana nga true na yan. Diba? Eto. Ito, interview natin to. Kanina ko pa ito nakikita dito eh. Sir, taga siya. Nandito si Atomis. Pwede kami pakaano kay... Yung mga vlogger, hindi mo nila si Kasi. Ito, media to, sir. Ano? Yan, baka nagbabaka sa kalis si Papa Bina. Baka pwede makasabay kami ng permit dito. Ayan, no? Ito sila, ma'am. Ayan, media sila, press. Ang buong si Ma'am Lisa. Walang problema dyan. Siyempre, meron sa kanyang sulat. Kaso, yan, may hinihingi po na permit. Hindi, ito tayo na, no? Kasi nasa kami. Okay. Ate, ko tinanggal ng store, kasi supermarket dahil nalaman niya loyalist ako ni Matadol sa friend ko, inawang supporter ni Lenny na inawad ko para... Grabe naman yan, Jimmy. Ano yan? Cancel culture pati sa tindahan. Grabe naman yan. Ang lala naman dyan sa inyo. Dapat may mga pinaglalabang ganyan. Punta ka sa Dole kasi hindi makatarungan yung ganyan. Masaya naman. So, ito guys, ito si Madam na nandito sa harapan natin. Press siya. So, ayan, nagbibigay siya ng mga patunay na may kilala siya dun sa loob. Ayan nga, may picture sila ng asawa ni BBM. Pero nagpapaliwa. Itong lalaki dito sa likod natin. Ayan. Nangihingi ng mga ID na mga picture para makapasok. Ganun po, kailangan niya lang magbigay ng letter. Kasi napakahigpit, ayan, kailangan pa daw ng permit na kailangan pa daw ng letter, ganyan. Dito po, ano, Mami Yoli, sa BBM headquarters dito sa EDSA. Ayan, kita niyo, sobrang daming tao po ngayon. Dito. Kasi last day na po ng hingian ng ano, ng collaterals. Eh kasi hindi po pwedeng magkaroon pa ng collaterals dyan sa loob ng HQ na yan dahil magkakaroon po ng ano yan, na inspection. Once po na ano, na meron silang maabot ng ano dyan, any BBM collaterals is grounded po sila yan na magkakaroon na ata ng ano? Penalty. Kaya hindi pwedeng magkaroon pa at matira dyan, kaya hanggat maaari kailangan ng ubusin at ilabas niya ng ilabas. Eh kaso ayan, parami po ng parami ngayon yung tao dito. Ayan o, kita nyo yan, parami ng parami yung mga taong dumarating dito ngayon para makakuha ng collaterals dito. At kami, wala pa, nakahawak-hawak pa rin ni Papa Bin ngayon yung collaterals kami. Ito, nakikiusap na si Papa Bin. Ayan o, hawak-hawak na yung mga papel namin. Ano department? Ano yun, ma'am? Bakit mo ako binibili? Ay, hindi po. Naka-vlog po ako, sir. Sorry po. Ano po yan? Pinahanap niya po si Ma'am Almira. Yung
May hawak talaga. Letter. Pero hindi siya ganito. Hello, Mars. Wala na po si Sweetie. Ito po si Sweetie. Bakit wala kayo sa Cebu? Wala po. Hindi po kami pumunta na sa Cebu. Nandito lang po kami sa Manila. Okay lang, sir. So, ito po yung mga letters namin, guys. Ayan, o. Oh. Ayan yung mga sasubmit sana namin para makakuha kami ngayon ng collaterals. Pero up to this time, hawak-hawak pa rin ni Papa Bin yung, ano, yung mga request letter namin. Diba? Hindi, pinadala lang sa akin. Kukunin ko ba? Anong kapya na pang receiving? Bakit tatatlo? Apat na lang. Parang, paano tatanggapin Papa Bin? Parang excuse letter yung sulat mo. To may concern. Hindi ka nakapasok sa araw na to dahil sumakit po ang aking chan. Ganon. Diba? Pagkabasa, hindi na tinanggap. Kaya lang yata ni Mara ang wala sa Cebu. Hindi po ah, hindi po lahat. Nandito po sa Sir JDB, ayan o, kasama po namin, si Papa Bin, si Mara, ako, nandito rin sila Robert, sila Marson. Nandito sila lahat. Ay, may sunnig apple, Mara. Ay, may sunnig light na sa loob. Ayan. Ayan o. Daming tao sa Cebu ngayon. Oh yes, maraming ang tao. Ayan, thumbs up tayo, guys. Ayan na, may mga lalong dumadami na ngayon. May mga lalong paparating na ngayon. Ayan, o. Oh. Ayan. Nandito po tayo sa likod ngayon, eh. Ayan. Sana mapagbigyan ng chance. Sa media ito. Yung isa pa. Concert, JDB. Ayan lang siya. Wala naman siya dalang motor eh. Where na si Robert? Nandun po sa bahay nila si Robert. Andun po. Ayan. So ang kausap po pala ni Papa Bin ay mga media po sila. Media na connected yan sa HQ ng BBM. So ayan. May mga iba't ibang department po kasi ngayon na nandyan sa loob. So nagkataon po na etong si... Ayan. Nakuha na yung letter. Sino nakakuha? Ayun na. Binigay mo na dun kay sir. Epektibo pala yung excuse letter ni Papa Bin. Yung pag-absent niya ng Thursday. Ang bangis. Ito. So up to this moment, nakakuha na po ang excuse letter ni Papa Bin. Umabsent po siya nung Sabado. At ayan, nagpapaalam na nga po. At natanggap na po ng teacher. So far. Malakas na ang impluwensya ng dilawan sa mga negosyante. Kaya ingat-ingat na lang tayo. Ayun na nga, Sir Jimmy. Diba? Grabe, pati dyan sa tindahan nyo, may cancel culture. Ang lala. Si Sniper nasa Cebu. Sana mabigyan din ako ng cap tsaka t-shirt. Ayan. Sana, Kuya Bukol, pag humupa na ang Bukol. Charis! Pati nga ng Bukol. Bukol reveal. So, ayan guys, napakaraming tao ngayon dito. May mga pulis pa po, may mga media pa po. Ayan na, dumating si ano. Maraming gwardiya, kahit sarado. So, ayan, hindi na... Kahit sarado. Guys, baka mamaya may mga pulis dito. Hindi natin alam kung gaano kalala yung sitwasyon ngayon dito. Kumain na ba kayo? Kumain na. Hindi pa nga po kami kumakain eh. Ay, yun pala yun. Panggas, meron tayong panggas. Wala po kami panggas. Sige, kumain muna kayo. Bulukan nyo. Bayesen nyo sa akin yung resibo ha. Kahit magkano yan. Abono muna. Ibig sabihin may pera ka. Sa GDB, walang hiyasi ganito. Bakit? Binudol kami. Bakit? Sabi niya sagot daw yung pagkain namin, abunuhan ko raw muna. Magkano halaga? 2,000 inabunuhan ko. Wow, may pangabo. Tapos, tinatala ko yung resibo. Ano nangyari? Wala nang reply. Sabi niya sa akin, i-reimburse niya ako. Bakit i-reimburse? Wala ba kayong pera? Wala nga kami kapera-pera. Wala nga. Malamang, nag-abono ka na eh. Di ikaw ang nabudol, imbis na ikaw ang mambubudol, di ba? May bagong racket na naman si Lenlen. Kung ano-ano na naman yung pambibiyaya na namang ibibigay sa kanya.
Ang lala talaga niya ni Lenlen eh. Nandiyan pa si BBM, wala po dito si BBM. Ito po ay headquarters lang po dito sa Mandaluyong ng mga BBM. Ibang BBM collaterals, mga ganun. Bubukol lang ko kayong dalawa. Peace na, bukol. Hello sa'yo, Flobs. Flob Miniscus. Hello sa'yo. Ayan. Nasa Cebu rin si Robert, naka-live. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Naka-live si Robert. Nasa Cebuhay. Nasa Cebuhay po si Robert. Nasa Cebuhay, tsaka po si Marsa, nasa Cebuhay din Cebu po. Cebubahay. Ayan. Nakakabudol din eh. No? Mamaya rin, nasa Cebu na rin kami mamaya. Mamaya, nasa Cebu rin kami. Ayan, ganun lang kabilis ang mga transportation namin dito. Mas makikita ninyo yung logo. Sa ibaba, merong, ano, yung nakikita sa gilid ng Unity Team doon sa Facebook. Kasi nakatutok yung cellphone. Ganun. Ayan, ganun po yun. Mga teknikan po ng mga vlogger. Alam po ng mga vlogger yung mga ganyan. Kasi ang init po ngayon dito sa Cebu, mga kabayan, pagod po kami kahapon. O, diba? Ginagawa lang naman yun para naman maihatid sa inyo yung bali-balita kung saan-saan gusto nyo manood. Diba? Yun lang naman yun. 7 years ako doon dahil Marcos loyalist ako at tinanggal ako. Hindi ko ipagpapalit sa uli ang dilawan. Masaya ako nawala sa tindahan ng mga dilawan. O, at least nalaman mo, Jimmy Season, na may cancel culture dyan sa ano nyo, yung mga ugali ng mga boss mo dyan, diba? Yan naman ang importante. So, ayan, guys. Ayan, may mga pulis. Napakaraming pulis. Ano kaya ang pakay nila dito? May mga pulis. Ang daming pulis. Dito sa BBM head pa. Yes po, nasa Cebu po si BBM. Doon naman po talaga yung event ngayon. Opo, nasa Cebu. Pero yung vlogger wala. Pero yun nga po, malinaw yun. Yung mga vloggers na pinapanood nyo, wala. Basta may makita kayong mga ano, design sa iba ba, wala yan. Oo. Panoorin nyo yung ano ng Unity Team. Mas malinaw yun, mas maganda, klaro. Yun ang original. Ito rin original din yun. So ayun na, original tuloy, dumaan kasi si Kuya. I love na entice ka doon ni Kuya. Ang sarap hiludan eh. Ay, ganyan. Ang sarap kiss-kiss eh. Kuya, bayan, Sir JD. Hindi ka lang eh. Hindi ka. I-message mo na lang ako, Mr. J Vlog. O, oh, pwede naman follow yun eh. Kapag yung account na... Pwede naman yun follow, ayan. So ayan, may mga bagong papasok na sasakyan. Kitang-kita kami naman. Blackbird, ganyan din nila. Sabi ko. Ayan o, may mga bago po na dumadating pa, patuloy na dumadating pa dito sa headquarters ni BBM. Ganun na-recover. Ayan. Ito po, JTB. Kasi dosent ko sa kanya araw-araw na ganyan. Ganyan pala nangyayari pag nakahap. Oo, sinisira nila yung tao. Tayo natin dito sa kabila, guys. So, ayan, dito ako nakapark. Ayan, tuloy-tuloy pa rin pala dito sa gilid. Ay, nako, nakakaawa naman na rin, no, kapag sobrang naghihintay na sila dito. Ayan, yung iba kasing nandun na part, ayan, banda doon. Ayun nila matututuhan ng camera kasi natatakot nga sila na makancel nga sila dahil na, ayun na nga, di ba, na nagkakaroon. Ito ka, mapu ka din dyan, na nagkakaroon nga sila ng ano, ng takot sa mga kakilala nila. Istan natin. Paksip po mamaya. Ang galing na, hindi na ako, ano, oh, shaky, oh, di ba? Ganito pala may gimbal. Ah, show, eh. Nanghiram lang kami kay JDB ng, ano, gimbals. So, ayun na nga, guys. Meron kasing ano. Meron hindi, ah. Ayan, oh. Merong, ang tawag dito, merong cancel culture kasi na nagaganap dito sa mga taong nandito ngayon. So, although, wait lang, ba't nakatabingi? Although, kahit gusto naman nilang lumantad as BBM sila, malamang talaga, nalaman nga na BBM sila, kaya nga sila takot, diba? Kasi nga, na-cancel culture sila dito. Ayan, matapatan ko lang sila ng camera. Ayaw na nilang
magpakita. Ganun, ganun kalala dito. Diba? Kaya sa bagay, sa amin rin naman, ganun rin, diba? May mga cancel culture din. Lalo na dito kay Mara, cancel culture dito sa mga pinsan niya. Na Mars. Diba Mars? Yeah. Na-comment na lang. Hi, baby Mara. Sumisilip dyan. Kahit si Kaka, nasa Cebu kay din. Oh, alam niyo ng mga teknika, no? Makakarating at makakarating ng Cebu ng ganun kabilis. Diba? Tutok mo lang ang cellphone mo na sa Cebu ka. So, yan ang init, guys. Sana wag sana kaming ulanin dito. Total, ganito na yung panahon ngayon dito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kita nyo, parami ng parami yung mga tao ngayon dito. So, eh. May pinipili lang kasi yung, ano, yung guard. Kung ano lang nasa listahan. Anong listahan? Ng mga, ano, pwedeng kumasok. Hindi, hindi naman sa pagpapapasok eh, sa ano, sa inihinging collaterals. Yun nga, tapos yung merong ano, doon contact. Oo, at kailangan may mga contact-contact ka dyan, diba? Huwag na kayong matakot sa cancel culture, malapit na silang mawala. Ay, true, sa totoo ka dyan, Jimmy Season, diba ikaw nga? Hindi ka na nga natakot eh. So, effective yung ginawang ano, effective yung ginawang excuse letter ni Papa Bean, di ba? Oh, may excuse letter si Papa Bean na ginawa eh, para makapasok kami. Pero request letter talaga yun na mukha lang excuse letter yung... Ay, request letter siya, mukha lang excuse letter yung ganapan ng mga ano, iba, ng mga letter ni Papa Bean. Ayan, 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 may kinakausap na naman dun yung guard, oh. Ayan, oh. Napaka ano eh, bakit kaya ganun, no? Bigayan na lang na eh, hindi pa ibigay lahat, no? Ay, uminit mo. Oh, minute na, lipat na ulit tayo dun. Ayan na yung araw. Wow, gimbal. Ay, ngayon ako nag-experience ng gimbal dance TV. Huwag ka dyan. O, oh, diba? Walang alog. Ayan, o. Oh. Kita nyo, oh, kahit may mga ano papel na yung... Ayan, nagdadatingan na naman sila. Nag-uumpisa na naman silang ano, pumuntahan sa gate. Ayan, ayan. Nag... Ano meron? Ayan po. Release na po kasi ngayon ng mga collaterals ng BBM. Kaso nga po kanina pa palang umaga yung mga nandito, hanggang ngayon hindi pa rin po na i-release. Dumadami na po nang dumadami yung mga tao dito ngayon, no. Dinudumog na po itong BBM HQ. And so up to now eh namimili pa rin po yung guard na pwede nilang ma-accommodate. Sana nga mapagbigyan po. Ay kami, nakailang letters na kami. Ayan, kita nyo yung mga yan. Kanina pang umaga yan dito, nauna pa sa amin yung mga yan eh. Kita nyo naman, tanghali na ako dumating dito. Nauna dito sila Mara, si Sir JDB, tsaka si Papa Bean. So ayan, sila yung mga nag-ano dito. Nauna na dito. Ibig sabihin, kaya ganyan, nagkakahigpitan sa bigay na collaterals dahil nagkakaubusan. At in demand, hindi na kasi sila pwedeng magtira. Hindi sila pwedeng magtira dahil magkakaroon ng inspection sa mga headquarters. Kailangan, wala na matitirang mga collaterals. Kailangan na i-release na lahat. So, ayun yung ganap. Kaya dumami yung tao dito kasi nalaman nila na last day na lang. Diba? So, wala silang magiging choice. Pero kung marami pa naman sana dun sa loob, sana... Diba, total, last day naman na, aanhin pa nila yan. Kailangan i-release na nila nang i-release yan. Sana bumilis na yung proseso, diba? Ayan, o. Sana pabilisin na yung proseso. Kasi aanhin mo pa yung mga collaterals na yan. Diba, ipagdidikit na yan. Ang dami-dami kaya naming napupunta ang lugar na ano. Na wala man lang collateral, wala man lang anino man lang ni BBM doon. Yun nga, totoo yan, ano, bukol, school bukol. Diba, huwag nang pahirapan yung mga tao kasi lalong dumadami yung mga tao dito. Eh. Lahat naman may mga permit na. May permit, may mga letter. Eh, pero pinipili lang po kung sino pa yung mapagbibigyan. Halos yung iba dito may mga hawak pang request letter. Hindi pa rin po nakukuha. Pero yung iba kasi dito, marami na silang na, ano, nakuha. Eh, nag-aantay pa rin sila ng ano nila, ng collaterals nila.
Dahil may mga kanya-kanya po silang agenda eh. Kunyari ako, meron akong sariling grupo, magagawa ko ng, or ano ko, ng organization ko na kung ano-ano, di ba? Tsaka kayo na pupunta sa Catanduanes, dapat marami kayong makuha, mas kailangan niya magbigay doon. True! True yan, Bukol. True, kasi nga nang pumunta talaga kami ng Catanduanes, nakita niyo ba yung live ko noon? Di ba? As in, wala talagang kahit anong BBM collaterals doon. Maisa-isa lang, Diyos ko, lalo na doon sa mga walang signal na ano, na lugar. Makita niyo, puro BBM, namimink-mink talaga doon eh. Pero at least, di ba, hindi kami dumayo doon para makipag-away. Nag-promote kami, pumunta kami doon. Ayun yung maganda doon. O kahit pa paano, naglabasan yung mga tao, uy, may BBM pala, di ba? O, nabuhay na sila ng loob. O. Di ba? O, so ayan, nagkakaroon na naman dito ng konting kaganapan. May mga buwago na naman pumapasok na mga sasakyan. Usually, yung mga ganyan, guys, mga daladala niyan, mga ano rin, mga collaterals din. From mga sponsors, kunwari ako, mayamang sponsors ako, papagawa ako ng 100,000 pieces ng tarpaulin, i-donate ko sa mga headquarters. So, ganun yun. So, baka mamaya, itong laman nito, ganun rin, mga galing sa mga sponsors na hindi pa na i-release dahil naghahanap ng pagbibigyan. So, ibinabagsak nila yan sa mga headquarters. Ang headquarters ngayon, yun ang pupunta ng mga tao tulad namin na doon kami kukuha ngayon ng mga pwedeng maipagbigay sa mga tao rin na collaterals. Diba? Ano po yung collateral? Para siya mga paraphernalia, mga flyers, stickers, mga ganun, t-shirts, caps, bowlers. Yun po yun, ano, Ma'am Florina. Ay, sa'yo, Ma'am Florina, parang bago ka po sa channel ko, madam. Hello po, madam. Ayan, o, baka pwede pong mapag-subscribe po sa channel ko, Mara Potts ng Bayan. And Chia Laron po. Ayan. And pati po kanila, Kuya JDV. JDV Pro Filipino and Papa Bill. Ayan, sila po yung mga kasama namin dito. Baka pwede pong ma-consider yung channel namin. Thank you so much. Nasa Cebu pala si Sniper. Yes po, Mami Alls. Ayan, kasama po niya yung mga ibang vloggers din po na nandun. So, ayun. Napanood kita sa Catanduanes. So, ayun na nga, di ba, Michael Bae, nakita mo naman kung gaano talaga kasalat sa ano, sa collaterals yung lugar na yun. As in talaga sa lahat ng pinuntahan namin, yun ang masasabi namin, ano, pink. Pink talaga, pink island, dahil napapalibutan talaga siya literal ng pink. Tapos yung mga ibang tao doon, hindi nila alam na ano, siguro alam nila tumatakbo si BBM, pero hindi nila naririnig yung ano, yung platforma, yung gusto mangyari ni BBM. That's why, yun lang naman yun. Opo, wala talagang dala. O baka kayo lang mali kasi di kayo nagdala. Hi, Bukol! Nagdala kami, no? Nagdala kami dun sa Catanduanes. Actually, kinula nga. Eh, look, kita mo naman, ilan lang kami. Isang, walo lang kaming tao pumunta dun. Tapos, isang sasakyan lang. Hmm. Diba? Tapos, ang bibigyan namin, isang island. Ano na? Diba? Pero, maganda dun. Nag-effort pa rin kami, Bukol. Bubuko lang kita. Hmm. Igigil ako sa'yo. Hello sa'yo, May. Anong ma? Anak, kamusta? Puro Lenny doon, o, di ba? Puro Lenny talaga doon. Alam nyo, nasasaktan yung ano namin, yung coordinator namin doon. I mean, yung nag-assist doon sa ano? Sa Catanduanes. Si Ma'am Karen. Siya yung nag-ano na yun, siya yung nag-organize doon. Siya na yung nag-organize doon. Imagine, sumama yung loob niya na ano, sumama yung loob niya na yung mga kaibigan niya noon sa ora mismo ng caravan namin. Na ano siya, nababa siya ng kung ano-ano, dumadaan yung caravan namin doon sa Catanduanes. Sinasabihan na magnanakaw, kung ano, nasaktan doon si Ma'am Karen. Thank you, Little Zerk TV. Hello po sa'yo. Ayan. Thank you so much. Marlito, kahit, ay, talaga yung Ma'am Bukol, bumanat ka pa. Hi, Coco Martin. Thank you sa'yo. Magandang hapon sa magagaling magbilyar dyan na pag-aalataan, di ba? Oo. Sobrang dami ba, anak? Yes, mami, dumadami na sila. Kanina, mangilan-ilan lang sila dito. Ngayon, parami na po sila ng parami.
umaga pa lang, umaga pa sila dito, tapos after na wala pa rin natatanggap, ba? Diba? Sana kung gusto magbigay, magbigay na. Ba? Diba? Kasi total, kayo naman nagsabi na last day na, ba? Diba? Oh, edi release na lang na ng release. Aanhin rin ba ng mga tao na yan yung mga bowler, sticker na yun kung hindi lang din naman nila ipapamigay sa mga tao na yan, di ba? Yun o, Ocho, Tumbok, Coco, Bilyar. Ano meron dyan, Gia? Hi, Winsky! Ayun na, napapamigay na, ayun o, lumalabas maraming dala. Marami na talaga silang hakot, ano, bukol. Kaso yung iba bumabalik-balik pa kasi. So ay talagang kailangan nila ng talagang malakihan. Tsaka ano ba yan ang aral? Yung mga puto ko na alagaan. Tago tayo dito sa ano? Tago tayo dito sa lilim. So, ayun, may tinatawag pa. Ba't ating mamantika yung motor ko? May gambal pala ako dito, si Bukol. Dati si Bukol ka. Diba? Ngayon naman si Bukol ka. Bye-bye ba kasi ng pangalan, Coco? So ayan, may mga bagong darating na naman. May dumayo pa nga dito kanina. Galing pa daw sila na Mindanao. Nalaman nila na last day na pala ng collateral. Imagine that. Diba? Governor pa yun yung kaninang nabudol natin na sinabi kong Lenny supporter ako. Diba? Di mo ba ako kilala, Bukol? Hindi. Sino ka ba? Face reveal. San lugar yan? Dito sa Mandaluyong. Sa may EDSA. Maganda pa naman dyan sa loob, guys. Umasok na ako dyan sa loob eh. Umabot kami hanggang fourth floor. Ang ka-meeting namin si Sir Joe Smith. Yan. Tsaka yung pamangkin ni Gloria Arroyo, si Ma'am Rose Arroyo. Ma'am Rose Monteverde na siya ngayon. Yan yung pamangkin ni Gloria Arroyo. Yun yung ka-meeting dati namin na bago ka pa pumasok dyan ay magsaswab test ka pa. Loob o labas? Siyempre sa labas, Winsky. Ano ba? Face reveal daw, sabi ni Michael ba? Face reveal mo yan kay ano? Bye-bye! Bye-bye, guys! Alo, alis na sila. Alo, di nga! O, oh, yung susi! Aalis na sila, tapos ano? Ah, hindi yan, pa si Papa Bino. Diba? Subukan mo lang makabalik-balik dito, Maruto. Sa loob na Mandaluyong, mga baliw yun. O kaya nga, diba? Kaya sabi ko, labas. Ako eto, si Bukol. Kamag-anak ba kayo ni Idol John Patrick Season? Hello? May mga nagre-reklamo na dito na mga people, let's guys. Ayan o, nagre-reklamo na sila na kung gusto daw ba talaga nilang ipamigay, sana ipamigay na kasi lalo lang dumadami yung mga tao dito. Parami ng parami. Ayun, mga nagre-reklamo na sila. Kanina pa silang umaga. O, saan kayo pupunta? Ba't iniiwan niyo ako? Buko? O, sige na, may mga UTI yan eh. Lalo na si Mara, yung purong buko ka mo. Diyan si Mara Potts. Opo, andito po. Magandang hapon po, ma'am. Kailan po balik ng mga goldfish dito sa Tugay Garao?
Rex po ito. Hi, Kuya Rex! Hindi pa namin alam kung may schedule pa ulit ng Norte. Pakinggan mo pangalan mo dun. Sabagay, iniwan na ako ng mga kasama ko. Diba? Nagbuko sa sila. Sige, dito na nga ako. Baka matawag na yung pangalan ko. Dala-dalawa po kasi yung tinatawag na pangalan eh. Tapos yung guard parang bumubulong pa. Baka pagtawagin ako, Laron! Laron! Hello, Sir Winsky. Shoutout po sa inyong dalawa. Nandun na rin sila, nagbubuko daw yung mga may UTI. Nawala na si Baby Mara. Nandun kasama nila Sir JDB. So ayan, may bago na naman pong papasok ng sasakyan. O diba, parami na ng parami yung mga tao dito. Ang nababawas lang mga ilan nila. Sige na, dun kung ano yung maibibigay sa atin. Actually, matagal pa yan. Kasi nga kami nga, nakarami kami. Okay. Andito na yung isang may UTI. Si Papa Bill. Kailan ang swimming natin sa Pasig? Para namang may swimming doon. Bukol. Ayan na po si Papa Bill, ang ating lover boy ng Team Goldfish. Lover boy. Lover boys in the house. Kumusta naman wala dito? Ay, nandito si Alisa kanina. Ando pa sa pinakaunahan. Wala. Ando sa unahan. Kita mo, 1 hour and 22 minutes na ako nakalibo. Maganda yung niliguan nyo doon. Saan? Sa Batangas? Oo, maganda. Sa ilog nyo daw. Pring-pring namang maligo doon. Ilog, Pasig yung wala naman nagmamay-ari noon. Anong binibigay dyan, Chia? Ano po, mga collaterals po, Kuya Winsky, mga BBM collaterals po. Kasi last day na daw po ngayon, so yung mga hinaing po ng tao dito, kung last day naman na po pala, bakit hindi pa ibigay ng ibigay, pinapahirapan po yung mga tao pa. Bakit ba hindi po binibigay? No? Sobrang higpit talaga nyo, gawa kasi nung ano pa sila nagsara. Nung last week pa, nagsara na sila. Kasi, nag-close na nang magbigay, gano'n. Pero marami pa sa loob. Pero marami pa yan. Oo, nda. Bagsakan yan, di ba, ng mga ano, sponsors eh. Nakatutok sa akin. Hindi ko nga ma-ano. Ano yan ba yan kay Sir GD? Oo. Alam mo, hindi naman ako user ng gimbal. Wait lang. Huwag mo kasi gagalaw yun. Hindi ko nga ginagalaw. Tinututok ko siya sa'yo kanina, pero hanggang noo mo lang. Hindi, pag tumuto ka ng ganun, kailangan galawin mo rin to. Pag itututok mo, wala na po na siya. Paglaban mo, ganun sa dilim. Paglalaban ko yung dilim. Time. Ay, yung ginagawa mo dito. Kapaka rider. Eh, sumbong nyo kay Tulpo. Ba't eh, susumbong? Eh, di lalo kaming hindi binigyan. Nag-aaway-aaway na nga. Oo. Nag-aaway-aaway na yung mga tao dito. Kasi kanina pa daw sila dito. Kung last day na, bakit hindi pa magbigay daw ng magbigay? Ayun yung sabi nila. Malapit po yan sa bilyar. Loko ka talaga, Coco. Ano ba score natin? 1-0? 1-0 lang naman ah. O, 2-0 ba? Ikaw yung 0, syempre. Ay, thank you, Bukol. Ang lakas ng mga to, Bukol. Bubuko lang kita eh. Ano, babawin mo lang. Hindi na lang ibigay na ibigay. Nay, kanina ka pa dito, Nay? Ayaw na nga kunin yung request namin eh. Ay, ganon? Yung mga nandito daw, yung mga nakatulog na dito na yun ang kinuha. Eh hanggang ngayon, hindi pa nila binibigyan.
Oo nga, sabi nila last day na, tapos kailangan ma-release na rin lahat. Wala na lang, hindi na lang sila tumatanggap ng gano'n. Actually, nung Friday pa daw, nung last day, Friday pa. Friday pa daw, nanay, ano eh, nagtapos yung pangungolekta po ng mga letters. Wala na lang eh, sabi, wala na. Hmm. Kasi pinagbabagsak na nga po sa mga hindi HQ, doon na daw talaga kukuha. Pero sa ang buhay nila sa kaso, sa airport. Doon nila ibigay yung mga pangalan. O, ayan, bigay nyo na yan. Talaga para makaalis na sila. Opo. Ang sabagay, kanina pa nga yung iba rin natatanong ko. Kanina pang umaga rin daw sila dyan. Nakita niyo yung high blood na si nanay, paano na babatrip na si nanay kasi may mga napunta na rin pala dito, may mga pumunta na rin dito para dito na sila matulog, magpaumaga para makabutan sila ng mga ganyang paraphernalia, mabigyan ng ganyan. Oh, pero wala, hindi pa rin talaga sila inabot. May security, oo. Oh. Yung may jacket ka na bang available dyan? Wala pa. Eh, reserve mo yung ano ha, yung isa kay Laro na. Uy, kay Mara. Kay Mara. Kay Mara. Makakakamping na sa mall na. Hustler, si Chia. Grabe ka naman, Joshua. Ay, tanong mo dyan kay ano? Kay Coco, kung talagang hustler ba? Baka budol lang. Asan si BBM? Sabi ni Kila. Nandun po sila sa Cebu. Nandun po talaga yung... Ha? Green. Green ata. Hindi ko alam sa kanya. Tanungin mo. Sige. Kaya nila mag-usap. Sana makabudol kayo kahit sticker. Kaya nga eh. Importante naman yung madadala dun sa Catanduanes. Sana may event din si BBM dito sa amin sa Commonwealth QC. Nakapag-ano na sa ano ha, sa QC, sa Commonwealth, ano Michael ha. Tapos na dyan. Galing pa nga kami ng ano nun, ni Isabela, di ba? Galing tayo ng... Tugigaraw? Ah, Bigan! Galing tayo doon. Saan? Ay, ito lang talaga. Ilang beses na nagkaroon ng ano dyan, ng event dyan sa Commonwealth. O yan, umalis na po ang ano, ang VIP dito sa BBM headquarters. Malupit ang mga banda niya, may pektus. O, diba? Pag mga pektusan, yung mga pamato panabla. Ginawa mong text ko ako. Baby Chia, kaganda mo. Ay, talaga. Nako po, pero usog. Bukol, ha? Bukol. Parang bago ka lang dito sa channel ko, Bukol. No, ngayon ka lang napapadpad dito. Kasi ang mga kilala ko dito, ay, si Coco. Si Michael. Para makita kita. Ayan, lapit lang naman ang Pasig, Coco. Ay, ano, Michael, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Kita-kit sa 20, Chi. Ano meron sa 20, Ryzen? Ako nga si tawagin mong master. Ang dami mong ano, channel. Bukol. Bubukulan talaga kita eh. Hi, Kila. Uy, bago sa channel ko si Kila. Kamusta, Kila? Abangan natin kung ano ba yung maibibigay dito sa atin. No? Ang dami ng beast mode eh. When you're a beast mode. Yung Grand Rally. Hi, Coco. Ano, Coco tuloy? Bukol ha, talaga tinan mo, nananadya ka pa. Sige, pag nakita talaga kita, puro pektos ka talaga sa akin.
Mayaman yan si Bukol. Mayaman sa Bukol. Si Jinto. Nas. Grand Rally sa Unrisen. Pwede yung pakiano na lang kay Jan Irera. Hindi ako pinapapasok eh. Oh yeah. Mga kay Marites muna tayo dito sa nasa likod natin. Hindi daw sila pinapasok. Hindi daw siya pinapapasok. Kanina pa daw siya dito. Stress na yung mga thunders dito, guys. When you're a beast mode. Ayan, oh, bad trip na ulit yan. Hindi ka nakapapasok na. Kailangan pa ng ano ni Jan Herrera. Paki ano, si Jan Herrera, wala kasi akong number sa kanya. Ayun, ano ng guardia, oh. Ang dami namin dito. Yung iba, kanina pa cut off na raw. Eh, kinayanoan niya kayo, aninoan niya yung number ng Jan Herrera. Sabi ng guardia dyan, ayaw magpapasok. Dito kami, oh, sa may ano, oh. Uy! Oo. Oo, oh, hindi. Pwedeng mag-ano ka ng mga kasama niya dyan. Ano yung, ano sa akin babae? Dapat pinapin naman ito pala ng pangalan. Hindi na ano, last day na doon na yun. Last day na niya. Ano na yung pangalan niya? Tapos, pag tinawagan mo, oh, sa ano ko sa guardia na yun, oh. Dami namin dito, ano ba? Oo, nakot na yun. Yung iba mga kanilang umaga, yun ang naumot sa isa ng guardia na nakapapasok. Ito pa yung letter nila, oh. Ayan yung letter pa ni nanay, oh. Chismosa. Eh kasi siya yung lumapit dito sa pwesto ko, yung nanimik ako dito. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, diba? Tambay ganda lang ako dito. Eh. Ayan o, oh, nakasandal pa dito. O, oh, ayan. Siya yung lumapit eh. Chismosa, no? Dami siguro cellphone doon si Bukol. Uy, oo nga. Kung marami ka cellphone, donate mo naman si Mara. Charis. Charis lang. Walang online palimos dito. Ah, baka ma-issue na naman. At may makarating na naman sa kabilang ano, kabilang baryo. Si nanay kasi ayaw daw tanggapin ng gwardiya. Paulit-ulit ayaw tanggapin ng gwardiya. Nay, usog, please. Usog na eh, please. Pagka luwas ko nga, kita-kita. Kita-kita tayo. Ayan, nandito na po sila. Ang mga may UTI, nagdatingan na po. Sarap ng kanan, chicken ball. Kamusta UTI? Okay na okay yung hihigo. Gumalo pa sa balat ko. Diyan sa init dito. Nakadalawang basa si San ng buko. Tatlo. Nagtatanong sila, nasan na po yung dalawa? Sabi ko na doon. Bumili kami ng buko doon no, sa dulo. Okay na po. Bumalik na po yung mga may UTI. Ang sarap. Binusog ako ni Seth. Binusog saan? Parang lagi ka naman busog. Binusog ako ni Seth. Yung Grand Rally dito sa Lipa kasi medyo malapit lang ako. Wala pa rin. Hindi ba bumabalik si BBM? Wala pa. Nandito po si BBM Sara, guys. Nandiyan si BBM Sara. Ay, hindi magpapayon nga kayo. Papunta daw kami sa Ogo. O sige, go. Ay, sayang, hindi natin nadala yung ano ko. Yung discount card. Oo, may discount card ako. Ang dami kong discount card eh. Hindi, Sogo. Sogo, nabili yan ng mga appliances. Appliances? Ay? Oh, mali ka. Motel? Mali ka na naman. Ano mali ko ba? Ano gagawin mo doon? Wala namang lababo doon. Kaya mo. May bintana, di ba? Buksan. Ano ba yan? Baka may edge limit. Doon maganda ang ano eh. Mag-hide and seek. Dapat ka-hide and seek ni Sergio, dito mo puti. Ito po ang live na puro, na kung saan, may segment po na puro panlalait. Yan, lalo na po ang mga may UTI. Nakita niyo, narinig niyo na naman ang mga kamarites natin. No? Hindi kaming mga kulay chocolate. Black is beautiful. And I'm not black. I'm just brown. Pagka buti pa yung black, that means black is beautiful. Pag brown, alam mo kung ano, libagin. Hindi dapat mas maganda na mag-black ka na. Ayun. Ito lang yung pala sa pagkakas. Ba't talaga yung maputi-puti, tapos yung itim?
Grabe, ganyan ba kulay mo? Bakit si Pink maputi? Ah, kasi yung mga ano kaya mabuputi, pero kay Puset, nangmanaya sa aking budhi. Bakit maputi ba kayo? Hindi, budhi ko. Budhi? Kaya pala may sama-sama ng loob sa kabilang kampo. Ngayon, ito ang bagay kay Jaron sa Manila. Nice style pag magbablog, di ba? Oo, oh, di ba? Ano ba, maganda dyan? Kadiliman. Imbis, nakataro, katarungan at kasalanan. Iba naman yung kanya. Pinagsama naman talaga eh. Chia, pinag-uusapan ka sa live kagabi ni Sniper. Ano na naman ang chismis dyan? Ako, sige na nga, mamaya titingnan natin. Tutok mo nga sa akin. Pakisabi nga kung pinag-usapan. Alo, tutok pa sa'yo. Ano yun? Kala ko naman karumal-dumal yung sasabihin. Hindi, wait ako eh. May malitas pala si Sniper. Ano? Ito, ano, pakikwento nga dito, guys. Yung buong buo, yung walang... Walang may iiwan. Shout out kay Maluchi Villa Flores. Hi, Sir Renzi Bong. Maluchi. Basahin mo na maayos. Nagpapa shout out eh. Shout out kay Maluchi Villa Flores. So, BBM Sarah. May tanong po ako. Pagka shout out ba mga vloggers, kailangan sigawan? Shout nga eh. Shout out. Pasigaw. Shout out. Hi, Sir Winsky. Ayan, antayin natin dito, no? Kung ano naman kayang marites dito ni Sniper. Ayan, mga na, ano kasi. Mamaya, malalaman natin yan. Naka-live ba yon? Sa live ba yon? Ryzen Gaming. Abangan natin, sana magkaroon na ng, ano, ng chance mabigyan kami dito, guys. Kasi ang dami pa rin walang, ano, ang dami pa rin hindi nabibigyan ng mga papel. Panoorin. Mamaya, naka-live ako. Kailan ba? Anong oras yun? Mara, gusto mo daw ba ng suman? Bibigyan kitang 20. Thank you! Sige po, sige po! Ay, bibigyan pala kita sa 20. Ano ba? Ano ang pecha naman 18? Sige po, Sir Ryzen. Kasi sa Lipa yun, no? Diba? Sa Lipa. Sabi ko sa'yo, nakaganyan siya dati. Sabi niyo, nag-chat, nakaganyan ako dati. Sige pa Sir Ryzen J, thank you. Padala-dalawa lang ang tawag, Diyos ko po. Napakabagal pa naman sa loob, Mara, di ba? Nang pagkuha nila ng collaterals. Tignan natin yung live ni Anay Sniper. Bakit nai-issue kayo? Kayo-kayo lang nasa isang group, which is team unity. Bakit nagkakaroon ng issue? I don't know. Sila po ang nagsimula ng issue. I don't know. Wala kayo narinig sa akin kung ano-ano. Sila lang ang meron na sasabi. I don't know. Diba, Papa Bin? Yeah. Kailang live yun? Kagabi nga. Hi, Sukiramay TV. Hello. Hi, kapatid Sukiramay TV. Hello po. Sukiramay. Nagkakalaglaga na dito ng ano. Kung tagasan ka daw. Ah, nandun si Coco. Hello sa'yo, Coco. Kami, huwag nyo na kami pinag-aaway, mga viewers, ha? Yung iba kahit sobrang dami na nilang nakuha, ayaw pa rin talaga nilang umalis, guys. Siguro parang isang pambarangay na yung ano, yung kailangan nilang mga collaterals. Kami nga isang island, eh. Diba? Pambuong island, eh. Hello, mga pretty. Sabi ni Sokina My TV. Hello po. Ayan, naglalabasan na rin yung mga ibang staff na itong building, guys. Diba? Pero yung anak ko, ang gagaling yun, nailalambig kaya pagka ano, mataas na yung bebe mo, ito yung maglalambig. Si Tutay magaling yun. Pag ako, di kumatanda. Sayang lang talaga yung mga pa-free drinks. Ayan o, may pa-free, ganyan-ganyan yung sa drinks niya sa loob. O, diba?
May mga pa-free drinks kasi dun sa loob, guys. Dapat kumpas ako ano nakikita ng sa loob. Thank you, Michael Bae. Pakinggan mo kasi yung sinasabi ng mga drinks. Hello, Michael Bukol. Napagkakalo ko na si Michael Bukol, tsaka si ano. Ang dami mo kasing pangalan eh. Si Mara po si ano eh. Wala pa yan talaga ako. Wala pa yan? Oo nga. Wala ano, wala talaga. Nasukat mo? Oo, oh, parang nga lang yun eh. Parang nagkasakit eh. Di lang ako nakakakain. Pinakain kasi lahat ni Mara. Ha? Ha? Lomi, ba gusto mo Mara, bibigyan kita? Sige po! Lahat na lang po lang gusto nyo ibigay, ibigay lahat pag tinatanggap si Mara yung palubuhin nyo. Dapat sa'yo, ginugo kita sabi lahat pag tinatanggap ko. Parang medyo matagal pa talaga yung release-an nito kasi kita nyo naman the last time na nanggaling kami dyan. Mas konti pa yung nandun sa loob, pero ilang oras kami nagantay nun, ginabi na kami. What more pa dito na ang daming ano, re-release-an, diba? Kaya expect talaga na mas marami talaga yung aabangan. Ayan, dumating na po yung sasakyan kong Land Cruiser. Oh, Mara, tanggap lang daw ng tanggap. Eh, si Mara pa, naku, wala namang tanggi dyan kay Mara. Tanggap talaga yan. Ako si Tanggi, siya si Tanggap. Mara pa ba? Mara pa ba? Oh. Sayang yung grass. Oh, yeah, true. Mas bagay sa'yo, okay? Gano'n muna. O, paano yan? Una na maglarap ka. Deni Presidente. Nagpanggap ako kanina din ako si Len. Ano, kakamping ka ko. Mababadrip na sa akin eh. Diba? Ayan na po si Koke, dancing. Blue dancing si Koke. Ang trending din siya. Kaya sa yung friend namin is ngayon na so hindi kami natuloy sa Baguio. Kasi inulandap din sa Baguio eh. Doon na lang kami sa Cebu. Kita niyo naman si nanay. Kita niyo yung hapong-hapong na yung itsura niya. Oh, yun layo naman dito. Ito ba yun? Ano ba dyan? Layo. Hindi mo kamukha. Hindi daw naka-live si Mara. Opo, hindi pa naka-live. Katawis na na ako. Naka-pink sa Sir JDB. Mahaba ba ang pila? Yes po, Mami Yoli. Naka-pink po siya kasi po, isa po siyang supporter ni Lenny. Napumasok po sa kampo ng mga BBM. Init-init ninyo sa pink. Pero nga, ano yan? Ano yung mga manggas na yan? Hindi ba yan pink? Shit, ang gandang dilag, oh. Wow. Kita-kita po, kakasundan ko din. Oo, oh, di ba? Si, ano, si BBM nga, naka-pink din eh. Sabi nila, pinasama lang nila ni yung pink. Sabi nila, wait lang. Paano ba ayan? Sabi nila, only gentleman can wear pink. Nagpauso nun si ano si Richard Gutierrez dun sa bench. Yan ang mga tunay na supporter, nag-e-effort para sa mga tarp, t-shirt, cap, or whatsoever. Meron nga dyan, hindi matay na kanina sa gutom. Oh my God, yung iba dito na natulog, guys. Ano, grabe. Oo, yung kanina sinasabi ni Nana. Siguro sila din yung mga tambay sa ABS-CBN. Pero may mga, paano? Mawawawin, no? Pa 1K.
Ganda ng ano, tulay yun, no? Ang ganda nga, yung bago. Ayaw niyong i-vlog eh, sabi sa inyo eh. Team Goldfish, Pink Lawan. Hindi po Pink Lawan yung Sky JDB, niloloko ko lang po kayo. Kita niyo naman yung mga content niya. Pink ako, anong may problema kayo? Pink outfit lang. Pink ang pintura ng bahay namin. Ginawa ng pasyalan eh, no? Bakit last day ang title mo? Kasi last day na po dito sa ano, sa BBM headquarters ng pagre-release po ng mga collaterals. That's why sobrang dami pong tao ngayon dito. Ayan o, na umaasa po mabigyan ng mga collaterals. Ayan, kasi sayang nga naman kung hindi sila maire-release, diba? Sir JDB, si Koy daw nasa Cebu. Kapatid. Sir JDB, si Koy daw nasa Cebu. Pakialam ko. Parang hinihingi kasi opinion mo, sabi ni Sir Ronaldo Herones. O yan, yun lang yung sagot niya. Hindi naman na natin kasama yun eh, solo vlogger yun. Dumikit lang yun sa atin eh. Yun po pala, wala na po pala si Koy sa ating Goldfish. Nag-ano na po siya, nag-solo po. Nakadikit na siya ngayon sa mga taga Manila Bay. Tsaka ilas ang kay Dyan-Dyan. Yun, yun na po yung bagong team niya, pero solo vlogger pa din siya. Magsasolo uli yan. Magsasolo pa daw uli. Mainam na yun, wala tayong nakakaawal. Sir JDB, just kidding lang daw, sabi ni Madam Yoli Binuya. Diyos ko naman Yoli, di ka na nasanay sa akin. Ako nga din eh, sabi ko, nako, tinan nyo nga nakakasama ko na yun, pero nagogoyo pa din talaga ako niyan. Laging clickbait sa pananalitayan sa JDB. Si Mara, ayan, hindi pa rin talaga siya na ano, nakukunga. At talagang naniniwala pa rin yan si Mara, madali pa rin niya mauto. Harap-harapang kismis ito. Uto-uto ka raw, grabe. Funny yan si Mara, funny. Funny walain. Ayan, ayan, tsaka naka, mga maroon, makarating. Kitang-kita niyo po, ang dami pong tao dito, guys. Tad-tad po ng mga sasakyan dito. Ayan, dumating na, alam-alam. Ayan, mga kababayan. May mga bouncer po dito. Ay, may bouncer po. Ay, si Papa Bill. Ay, may koke. Ay, may koke naka-blue. May koke na maputi. Ay, Jesse Kenneth Lopez, hello. No comment Bukol. PM mo ako Bukol. Nako, para lang matigil ka na. Ano ba yun? Pink Lawan, hindi, charis-charis lang yun. Ano, Sukira My TV. Kasi tingnan nyo, naka-pink na yung sleeves yung damit ko. Ano, Pink Lawan na rin ako. Paano ba to? Ang hirap talaga, may gimbal. Ayan, o, diba? Ano na, o, ano. Yung abs ni Sir JDB, kaya hindi ko maibaba kasi isang buo. Ano ba, bigla? Bigla? Nangingitin mo yung kuko. Kung mong maibaba-baba yan, nangingitin mong kuko ko. Hindi ako humihinga. Oo, Bukol. Oo nga eh. Nasa na ang 2.0 unit yan. Walang-wala sa Cebu, boss. Hello, Madam Vlogger. Hello sa iyo, Ma'am Marites Ferrer. Hello po. Nilangaw. Daming tao sa Cebu. Sobrang daming vlogger daw dun sa Cebu. Kala ko sabihin, sobrang daming tao po ngayon dun. Yung pala, sobrang daming vlogger po. Yung mga vlogger po sa Cebu Ano yun eh, dapat nagka-ali service sila sa senatorial. Diyan tayo pwedeng madaya, yung mga vloggers at tatambay doon. Diba? Ang gagawin nila ron, nandun naman na yung unity, may coverage. Bakit ba kayo kikover? Nakaka-ano lang nalaglag sila Marcoleta no, sa bilang. Kaya nga tignan natin kung totoong laglag nga ba, magkali survey tayo. True! Diba? Sa mga senador naman, di ba? Pagagawa ko ng ano, sample ballots natin. Alam naman na natin kasi kung gano'ng kalakas naman na si BBM, di ba? Doon naman tayo sa senator niya para makahabol yung iba. Kasi nakakapasok yung mga hindi dapat makapasok. Sa survey, di ba? Imposible yung mga pro-BBM, iboboto si Cayetano. Kaya nga. Tapos iboboto si Chel Diokno, Risa Ontiveros. Di ba mag-isip nga kayo? Imposible yun. Mas na iboboto pa nila yun. So, manipulated yung ano eh, yung survey ng mga lumalabas sa senatorial. Kaya dapat, ayan, magkaalamanan na ngayon si diba? Mga tapos senador. Tapos Loren Legarda ng ABS-CBN. Kaya nga. Pasok dun. Number 2 pa nga tapos ata. Tapos itong mga praning na ibang loyalista. Kailangan straight daw. Ano? Ha? Kailangan straight daw. Ano daw yun? Alam ko siya kay Papa Bill. And though you rise in the morning sun. Ay, may away.
Nakababa yun, may sagutan oh, yun na gagawin. Kasi po, may tanungan. Marites ka, Bezel. Ayan, may marites dito. Ba? Pilipino, gagawin natin. Yes! Yes! Naging YouTube. Namatay ang booster. Dahil sa popularity na ano niya, na nakuha niya ang simpatya ng mga Pilipino. There is no known na marunong siya sa politics. Sinamantala ang pagkakatawa. Why? Kasi mahina siya. Ang time na yun. Kumatay sa sawa niya. May kahinaan dahil may sakit. Kung alam niyo ang pangyayari, hindi naman bago yun. Nasa YouTube yan eh. The same issues gagawin din ni Lenny Robredo. Kasi asawa niya ang magaling. Diba? Ang marunong. May alam sa politics. At saka, mahal siya ng tao. Not Lenny Robredo. They are trying to do that kasi may political interest. So, kung gagawin nila, pilitin nila na ilagay si Lenny sa posisyon that we know na lahat ng Pilipino gising na sa katotohanan. Let the people choose na maupo ang pinakapaborito nilang pangbato ng Pilipinas. Pangbato ng presidente. Gulo ulit ang EDSA. Anyway, gulo ang issue. Marunong sila sa people's power noon. Why not? Ang mga Marcos, hindi ba marunong? Marami kaya tayo. 16 million. Question po. 16 million. Naging triple ngayon. 4 times pa. Ang ngayon. Kasi sa atin, loyalist at saka DDS. DDS pa lang yun, 16 million. Why? Where is the loyalist? Where? It's there. Madam, parang mali po yata yun. Inaccurate yung 16 million na DDS. Palang yun. Kasi ang bumoto kay Pangulong Duterte, napakarami hong mga loyalista. Actually, ng survey po, prior to Aimee Marcos endorsed, na naman, sa akin din naman nakatuto. Prior to Aimee Marcos endorsement of Mayor Duterte to the loyalist, pangatlo, pang-apat si Duterte sa survey, kulela, halos. Pero nang endorse ni Aimee, nag-pick up yung number niya hanggang nanalo si Pangulong Duterte. So yung 16 million na yun po, palagay ko roon mga 14 million ang mga loyalista doon. Kasi isang kapibayan, ganito ha. Tignan ninyo, lahat ng paninira ni Pangulong Duterte kay BBM, di ba? Pa yung mga taong itinaas niya yung kamay, ilan yun? 2. Sa mga kali survey namin, naku, umaarangkadang 0 si Bato, umaarangkadang 0 si Bongo. So ibig sabihin, wala talaga mga, walang bilang ng DDS. You are very clever to understand yung politics issues. Naniniwala ka ba sa strategy? I believe in Duterte's strategy. Yes. So, strategy yun eh. Magbalik-balik ta rin mo. Tama? Ito, bata pa to, pero alam niya ang political strategy. It's all about strategy. Ano lang talaga niya yan. Pero, kahit anong pang sabihin, anong pang paliwanag nila na hindi na endorse ni Tatay Digong? Andiyan naman na eh. Hindi kailangan yun. Actually. Actually, hindi kailangan. Hindi kailangan. Pero kung mag-endorse si Tatay Digong, it's more. Mas maganda magtitig. Mas may bearing. Pero what if kung endorse niya po ay si Isko? Hindi nga, what if po? Ano kaya? Saan ba sasabi ko? Hindi niya na matulungan si Inday Sara. Hindi, sinabi niya na, boboto ko lang anak ko eh. Paano kung gawin niya? Ano ang magiging reaction ng mga Marcos supporters? We don't know. Basta for me, I understand Tata Digong will not allow people crying. Will not agree. Pero marami hong mga Ilocanong nasaktan. Maraming mga... Pag-endorse niya kay Isko, it could be a big problem.
Kasi maraming mga nasaktang mga sangkay sa sangkay Ilocanuhan doon sa mga banat niya kay BBM. At katunayan nga ho, mismo sa Ilocos Norte, may mga nakakausap kami ron. They prefer BBM Soto. But for me, it's political strategy. Pero may nasaktan. That's it. Hindi lahat ng strategy na i-effect. Tumatagpo si tatay, di ko mas matindi na sinaktan siya. Pero hindi rin nangyari. Wala, hindi rin nagtagumpay. Hindi rin nagtagumpay. Pero papa, parang ganun lang din. Pero paano niyo kukumbinsihin yung mga Ilocano na nasaktan at hindi pa siya mapatawad ngayon and they preferred BBM Soto? Mayroon ganun? Mayroon. Kung makikita niyo ho yung mapa ng survey ng SWS, pagdating po kay Mayora, maputla si Sara doon sa lugar ng mga Ilocano. So, bahala sila. Because the whole Mindanao and the Visayas island is favored naman si Sara Duterte. So, para ho sa inyo, mas mabuti pa manahimik na sa Pangulong Duterte. Kung hindi lang i-endorse si BBM. Mag-i-endorse siya. Sino kaya? Antay na lang natin. Kasi nag-endorse. So, naniniwala kayo mag-i-endorse? I-endorse pala niya. Nag-endorse na si Bato eh. Mm-hmm. Anak niya si Inday Sara at pinakamamahal niya sa buong buhay niya si Inday Sara. E paano yun? Pag in-endorso niya, di iyak si Banat ba eh? US member, Vlad Stinger na lang. Kaya naman dyan kay Banat ba eh? Sis ko Banat ba eh? Wala ang mga yan. Kay BM, kasi yan yung narinig ko sila. Pinibinta din niya sila. Ayun na si BM! BM! BBM! Sa kanay, di ba, blood is thicker than water. Baga mas matindi pa rin naman. Baga, para bilang po. Nawis sa magsalita. Nawis sa magbigay ng secret. Magulo na eh. So, kung magulo siya magsalita, galing din yun sa utak niya sa pag natalo daw. Hindi ho, pag natalo. Pag natalo. Nakagulo daw. Wait, ito, ano masasabi niyo? Masasabi niya lang yun. Dahil ang ano niya talaga is komunista sa NPA, kaya nasasabi niya manggugulo, pero hindi niya kakayanin yung buong Pilipinas. Kaya, gaya natin mga nilalitlista, hindi niya tayo kaya dahil lahat tayo sama-samang lalaban para kay BBM. Hindi niya tayo pwedeng ibaba dahil siya mismo sa bunganga na nagagaling na NPA, saka suportado siya eh. Hindi mo pwedeng ano yan. Nakakalaban niya gobyerno na. Imelda Marcos sa Pangulo, NPA si para gamitin sila doon sa ikakagulo. Kasi talo na siya, kaya niya nasasabing ano, ginagaya niya yung mga loyalista na ano eh. Kasi ginaya na tayo noong 2016, visit siya. Nagalit mo siya. Hindi ako papaya na rin. Insilyado ako sa pansarili. Nag-iisa. Nag-iisa. Daya yan. Ano lang. Nag-iisa. Ang gusto sa kanya, sa Ay, salute sa mga kapatid. Sa mga senators niyo, madam, straight ba kayo sa unity? Sa mga senators niyo po, straight po ba kayo sa unity? Yes, straight. Para sa akin, straight. Okay na. Kansado na kami. Ikaw, kansado ka na? Straight boat ka na? Bakit mag-straight boat? Bakit kayo mag-i-straight? Para yung sisisa yung ulo. Okay, paano kung sabihin ko sa inyo, meron, hindi ho, meron ho siya ang Dilawan. Lauren Legarda, ABS-CBN. Gatchalian, pro-NPA, anti-NPFLK. Gusto niyo yung divide, gusto niyo po ng punto. So, iboboto niyo pa rin yun? Hindi ho. Lauren Legarda. Lauren. Si Herbert na dapat kayo iboto na eh. ABS-CBN ba? Ito po sa BBM headquarters. Dapat niya ano yun? Tsaka isa pa, si Arno, si Legarda, bakit ito hindi dapat iboto? Tignan niyong pinawa nila sa impeachment ni Corona. Oh, sila yun. Diba? Oh. So, boboto nyo ang kandidato? Wala naman tayong nahitang matilo? Siyempre, ang tanong mo naman is, vote straight ba kayo sa unity?
Ang sagot ko, yes. Yes, that's it. Kaya pinaliliwagan natin kung buwag delikado. Kasi tignan ninyo ha, Bobo, gusto nyo pang magkaroon si Bibi ng sinasabot ng ONPA? Diba? Kaya nga, unity na eh. Unity na eh. Tinawas na eh. Sila yung mga gustong mag-defund ng NTFL Cup. We don't know yet. Ano? Ay, we know. We know. Hindi namin pinag-uunahan. We know that this was an issue. Yun ang kanilang stand. Sabi nila yun. Issue na talaga yun. Ganun talaga. Si Subiri, balimbing. Focus kami kay BBM at Sara. Yes. Kasi kung may magboboto sila, ang boto natin, sa grado, walang dapat na, basta, kasi bawat boto ng Pilipina, dapat natin respeto eh. Diba? Ang mahalaga doon, lalabas. Pero dapat, bumalabas kung ano ang pinili ng tao. Ito, kung alam ninyo, pero alam ninyo sakit ang ulo ng mga ilong mga yan, kay BBM, bakit yung narapit kay BBM, if you shout, protect BBM. Bakit ko siya bibigyan ng senador na mag-usapin? Pangalan mo po yun. Actually, yung totoo, sir, yan po yung mga kakaroon ako ng discussion dito sa Sir JCB at saka yung isang supporter po. Ang lakas inyo si Dino. Kansado na. Ano lang, as a sign of respect lang sa unity, pagkita natin na support natin. Pero bahala sila kung iboboto nila sa Isubiri, bahala sila kung iboboto. Sino ang pwede nila ilagay sa pwesto? Alam ni Bibi yun, bago nila. Hindi po si Bibi yung nanili. Wala ko siyang sinado. Sabi ko nga sa'yo eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka naman si Bibi yun. Kaya, well, you don't have rights. I have rights. They have rights because she's a Filipino. Pero ang point mo, nakainitan na po dito. Hindi si BBM ang nagsilig, hindi si Sarah, hindi si Sarah. I believe hindi naman si Sarah. Just si Arroyo. Ang mga, actually, lahat ng pondo ng mga yan. Balik yan. Lahat ng yan. Balik yan. Ano kayo? Alam niyo ba kapag? At least may ano, may nagpunin. Alam niyo ba, hanggang last ko, lahat ng kandidato ng presidente, nandun siya nakapondo. O, lahat pinondo niya. Lahat. Lahat pinondohan niya para sa congressional support. Alam niyo ba yung Rosa? Oo. Sino ang nag-endorse ng Rosa? Alam niyo na. Ako, I'm not ano ko sa ito. Tagal na yan. Kaya kailangan ng mga loyalista mag-isip. Umano ang sa pagboto. Hindi naman tayo sa hindi naman tayo sa ngayon, no? Ano ba yun? Unyango po. Unyango po, unyango. Unyango. Unyango po, ma'am. Unyango. Unyango? Okay. Bisaya, mang good me. Bisaya din yan, no? Unyango. Alam yung unyayo? Unyango. Unyango. Ah, bago. Sa'yo, mang good ng mga unyango, unyango. Unitin ta, tapos. May second choice lang naman yun. Ang importante, sir, parehas naman tayo. Batina. Ang importante, kung sino ang ilagay ng tao, huwag na natin idaan doon sa pandaraya ng smart party. Kasi, ano yun, very risky ang gagawin nila na pagmandaya pa sila. Natahimik ba si Bibi? Natahimik ba si Rubino nung ginawa niyang tinalo niya si Bibi? Hindi sila tahimik. Eh, hindi nga siya nakagawa ng kanyang mga proyekto. Grabe naman, Naray, akala ng problema mo. Eh, tayo pa kaya mga tao? Nakalave lang tayo sa nangyayari. Yung mamili tayo. Eh, di bawiin mo bala? Ito yung hybrid election system. Bilang ni Ivy. Ano nangyari? Anong ginawa ng senador? Yung 2019 senators na binoto natin, nilamon lang ng sistema ng mga bulok na senador. Magbabalik pa tayo. Tama ba? Kaya, don't straight yung itim. Straight natin, kapakanan ng bayan, piliin yung mga karapat-laman kahit sa ibang partido pa yan. Kaya dapat gawin, ilabasan ko lang natin! Kasi nabot na kami! Tapos na usapan! Pangalo na si Mimma, ilabas! Ito interview nitong bata na pamagalan. Ma?
mga kabataan kayo, be, kabataan na kay BBM, kabataan yun. Bakit para sa inyo ba si BBM yung dala niyo? Kasi usually ngayon yung mga kabataan, humaling na humaling ngayon kay Lenny, di ba? Nakakala ko patasabi, pero ano kasi, hindi ko naman naabutan ng Marcos, pero... Kung, kahit hindi na ako mag-research eh, nakikita mo naman sa paralisa ni BBM eh. Mga ano, yung mga nagawa ng tatay niya, gusto ko, kaya ipoboto ko si BBM, yung mga nagawa ng tatay niya, gagawin niya ngayon, gusto kong maranasan niyo. Kaya ayun, BBM talaga ako. Kahit na anong gawin nila BBM. Yung mga ano, yung mga Nutriban, gusto mo maabutan yung na. Ibang kabataan eh, sa kabilang. Sa kanila yon utak nila yun, may sarili mga utak. Basta ako, BBM ako. Ganun lang ngayon. Kung makakaharap si, ano, kung ano, kung makakaharap mo ngayon si BBM, anong gusto mo sabihin sa kanya? Hi, BBM! BBM! Baka naman, makapag-aral ako sa Oxford. Yung lang. Ikaw po, sir, bakit BBM ka? Siyempre, para pumapa-online ng ekonomi at saka yung relationship ng Pilipinas sa China, pagtibayin. Tingin niyo po ba magagawa ni BBM yun? Yes po, magagawa. Kasi noong panahon ng tatay niya, doon nagsimula ang diplomatic relationship ng Pilipinas sa China. Ay na po. Okay na po. Kasi nung sa interview din niya, yung sinabi niya noon, yung sa tungkol sa China, yung kakausapin yung mga Chinese-Filipino na kamag-anak, pupunta doon sa China, nakausapin yung kamag-anak nila, tapos pupunta doon sa Chinese government para papasokin yung mga Filipino fishermen sa Scarborough Shoal, sa Spratly Island. Ikaw, sino ang vice-presidente mo? Sara Duterte. Aware ka ba na si Sara tinatandem sa ibang presidente ngayon? Yes, I'm aware of that. Anong masasabi mo about doon? Parang ano din naman, parang masakit din. Tinatandem. Pero di naman tanggap ni Sara na tinatandem sa ibang ano, ibang pangulo. Di niya tanggap kasi loyal pa rin siya kay BBM. Ikaw, be. Di ba aware ka din na si Sara ay pinapartner sa ibang presidente? Ano masasabi mo sa mga ganong bagay? Wala namang problema doon eh. Kasi may sarili silang utak. May sarili silang pag-iisip. Kung sila, ano, di ba, Isko tsaka Duterte? Diba sa Mindanao ba yun? Okay lang naman, wala namang problema doon eh. Basta BBM. Kung sino naman gusto bumoto kay BBM, kay BBM. Kung gusto nyo Lenny kayo. Kung gusto nyo pakayaw kayo, wala problema doon. Kasi lahat ng tao, may sariling isip. Boboto mo ba ang straight unity ng mga senators? Ayun lang. Meron kang mabak. Pero kasi hindi talaga ang straight unity. Pero BBM sa wala ka pang senatorial. Meron, pero hindi kasi ako straight unity. Ah, okay. So meron kasi ka rin. Kasi alam ko namang merong ano doon eh. Mga bias doon. Tama yun. Tama yun, suriin mo dapat. Kasi meron talagang naliligaw doon eh. Merong sumasama sa BBM tapos may endorso doon sa kabila. Pero ate, diba? Mo makakalimutan si Marco Leta at si Gadda. Ay, yun? Basta yun talaga, yun talaga makakalimutan yung dalawa. Sari Roque, Sari Roque yan. Oo, oh, yun. Yan kasi Robin Padilla, pwede nung pa. Debate ng Senado, ay nung mga Senado, diba? Doon pa lang napabilib na ako ni Roque. Si Gadon. Kasi si Espiritu. Ikaw, Espiritu. Ano na natin ito? Magalap na tayong dalawa. Si Marcoleta, kasi kailangan natin yan. Siya yung tagapagtanggol. Nasa hawak niya. Siya yung talagang batas totoo. Hindi siya ano, pumapanig sa mga solid, mga solid talaga siya, hindi siya bias. Hindi siya bias. At saka unang-una matalino siya eh. Si kailangan din natin tagapagtanggol ni Bongbong. Tagaril talk. Tagaril talk 'yan sa mga bogoy, mga bogong kabila, yung Lenny, mga Lenny niyan sa mga bugo. 'Yan ang dapat ano ni Larry Gadon. Dapat talaga yung mawala yung mga bugok niya. Ano masasabi niyo na yung ibang senators galing sa kabilang dimension, yung mga mas nangunguna pa sila kaysa ngayon kaya sa unity? Kaya nga eh, nagugulat nga ako. Kaya nga ako kinakampin ko rin sa mga barkada ko, sa mga ano ko, lahat ng mga ano. Pinupulos ko yan na huwag iboto yung si Loren Ligarda, Mig Subere, Gatchalian, si Bautista, yan. Ayoko niyan. Tama. Si, ano pa? Hindi po pwede yan kasi mga ano yan, mga dilawan yan, baka mamaya imbis
sa maganda yung ano sa Pilipinas. Diyan nila ngayon, diyan nila ngayon ilalaglag yung presidente natin. Parang nangyari kay Duterte. Oo, totoo. Yung mga kaalyado niya pagdating doon, iniwan siya, di ba? Iniwan siya. Buti na nga lang si Duterte matalino eh. May strategy talaga si Duterte. Magaling siya sa strategy talaga. Kaya pocket unity, papasok niyo lahat. Ako yung naka-ekas lahat dyan, hindi namin buboto yung mga dilawan na yan ng mga senador na nasa kabila, pumunta lang dahil sikat yung unitin. Kasi alam nilang mananalo sila. Alam nilang mananalo yung unitin. Doon sila sumiksip. Example na si ano si Subiri tsaka si Gatchalian, di ba? Ano ba yan? Nandun sila sa rally ng BBM tapos ine-endorse sila doon sa kabila sa Piliyawan. Playing safe naman si Garda. Ito, ano ko lang, share ko lang. Kasi Garda yung kumunta yung si Pacquiao sa Caloocan. Binanggit niya yung mga senador na under niya. Binanggit niya si Loren Legarda. Doon ako nag... Si Loren Legarda, under niya. BBM yung under, si Loren Legarda. Doon palang alam ko na yun. Playing safe sila. Umapanig lang sila sa alam nilang malakas ngayon. Kung saan sila bubuhatin. Para pagnanalo sila. Iiwan nila sa area. Iiwan nila yan. Pagtulong-tulungan nila. Huwag nasa Senado na, mga tahi-tahimik na lang na mga yan. Basta nakapasok na sila. LSR na yan. Ekes yan sa amin. LSR. Kasi kay Isko yun. Diba? Hindi kayo yan, sir. Buboto namin kamag-anak. Kahit kamag-anak ko yan, hindi ko iboboto yan. Bakit di mo naman boboto? Bakit mo naman iboboto? Hindi ko rin kilala si Elliot. Ah. Ay, kala pero, kamag-anak mo. Hindi, ang pinakamalayong kamag-anak na kasi parang siya yung anak no, lola ko. Pinaka-lola mo. Malayo na. Ay, napagkakasabi, Elliot, sir. Baka siya yung anak. Basta unahin niyo sa balota sa Senado. Ay, oo. Marcoleta. Yung mga magtatanggol niya. Nakapagtaka na. Marcoleta, Gadon, Gadon, si Roque, si Lilia. Robin Padilla. Padilla, oo. Kasi tagapagtanggol niya ni Bongbong. Hindi niya iniwan si Bongbong eh. Nakakapagtaka nga diyan, ang lakas ng ano ng unity team. Pero biglang pumasok yung mga senator ng mga kabila. Ano yan? Diba? Binadaya na lang nila yan. Kasi kumbaga parang, sige, hindi naman papasok si Lenny, ipasok natin itong mga senador. Oh, malamang yan, mga yan, diba? Sila yung magpa-block sa pangayon ng presidente, kaya kahit mahalaga ang pwesto ng senador. Oh. Kaya dapat piliin talaga yan. Dapat talaga. Kaya nagtataka nga ako, ang lakas ng ano ng unity, bakit yung mga dilawan, pumasok muna. Kaya si Tulpo na yan, eh, kasi yan, eh, bakit nang ayaw niyo po kay Tulpo. Ayaw po dyan. Dayan si Tulpo kasi. Hindi, ano yan, eh, sa din tao, pero kasi nakatingin lang siya sa isang side, eh, kapag, iwa, kawarin ako, nagreklamo ko. Tapos yung kabila, eh, tama naman yung kabila. Pinipili niya yung mali, nasa isang side lang siya. Umatakbo lang siya para ano ang ABS-CBN. Anong sabi niya noon? Ayaw niya na mabuksan ng ABS-CBN, di ba? Hindi na una. Ayaw ko nang mabuksan ng ABS na pakarami nilang kaso. Noong una yun. Noong una nga. E tapos ngayon bumalimbing nga siya. Kasi alam niya. Kinalaban niya na rin si Duterte. Oo, kinalaban niya. Eh si Panelo po, anong masabi niyo, di ba? Dating... Si Panelo ayoko sa kanya kasi hindi siya, dating ping. Hindi maganda ugali niyan. Ano yan, na-tridor yan. Kaya pag yan nanalo, nakaupo, hindi ko ibuboto yan. Eh, sa akin yan. Hindi. Pakita mo sa ano, tanga natin yan. Ang cute po ng candy po nila ngayon. BBM, BBM Candy. Ano kaya lasa na ito? Joko? Sige, try mo nga, te. Lalo may isa yung binigay ko rin sa kanila. Masarap yun. Ay, ano to? Wala po nag-aaway dito. Nagbibigayan lang po sila ng opinion. Lasang panalo na to. Parang wala pa akong bongbong na candy. Yan. Masarap yun. Ito, ma'am, lasang panalo. Pag kinain mo to, talagang panalo-panalo na. Lenny, tama na! Lenny, mag-withdraw ka na. Matulog ka na! Etong live na to, naka-live po tayo ngayon, mapapanood nyo itong mga. Tama na, tapos na kami sa dilawan, tama na. Mahiya ka, Lenny, mag-withdraw ka na, wala kang kuwang sa Pilipinas. Ikaw nga, naabutan mo na ngayon, dilawan, di ba? Dilawan na mahiya ka sa balat mo. Naabutan ng Marcos eh. Nung naabutan mo ngayon, dilawan, may nakita ka bang magandang nagawa? Ako kasi, sabihin ko na rin. Kasi, di ba, ang naabutan ko si... Noy-Noy. May, siguro sa'yo, may nagawa siya. Pero, mas marami pa rin yung, ano, yung
mali talaga, mas marami yung baho niya. Kasi ano, member ako ng Fortis eh. Oh, walang nagawa si Noy-Noy, kundi wang-wang lang, wang-wang. Wang-wang lang, nabastos nabastos ang China ng panahon ni Noy-Noy. Nakaroon ang Manila Hostage Crisis. K-12 na... 2011 naman, nabitay ang dalawang Pilipino, wala siyang ginawa noon. Oo nga, yung sa 44, di ba? Nabutan niyo yung sa 44. Grabe ang ginawa niya. At saka yung ano, napahain ng mga Pilipino sa sa 44. Pinahaba niya yung ano, yung imbis na yung mga bata nagtatrabaho na ngayon, nag-aaral pa rin. Pinahirapan niya yung magulang. Pinahirapan niya ang mga magulang. Kagaya ko, yung anak ko, dapat may ilo lang kami kung sa akin. Ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Kasi nga, yung anak ko, nag-aaral pa rin. Humaba ng humaba. Humaba ng humaba. Opinion lang yan nila, madam. Yung mga narinig nyo, wala po nag-away dito. Nagbibigay lang po dito ng opinion. May mga nagtatanong po kasi ayan o. Kung bakit daw nag-aaway na daw ba dito? Hindi ay, po nagbibigay lang. Nag-aaway. BPM kami. Naglalaman siya sa mga nangyong. Nagbibigay lang po ng mga opinion ko mga to. Live tayo. Kaya nga mapapanood nyo ngayon to sa YouTube. Naka-live tayo ngayon. Naka-live. Naka-live. Ano nga ninyo? Chia Laron po. Chia. Ito po, Papa Bean. Doon ako kay JDB. JDB, ayan. Katimpo namin si JDB. Ah, goldfish po. Ah, okay. Opo. Eh, si Drilon pala. Si Drilon, ayoko kay Drilon. Si Drilon, si Drilon, nakipag-picture pa kay Janet Napoles. Involved sa support barrel scam. Eh, meron pa, meron pa. Yung pa ni Lenny, idol niya si Dilima. Ay, tama na, Lenny. Meron pa, si Gordon. Ay, Gordon! Ganun na lang, ganun si Gordon, kala mo. Yan si Gordon, tala, dapat siya mapahinga na. Dahil malapit na sa saukay. Wala naman nagawa sa tagal-tagal ni Gordon. Wala, puro batas na wala namang kakulang. Wala naman siyang nagawa eh, wala naman siyang natulong. Meron pa na bukas. Ay, gusto ko. Tanungin mo si, ano, si Lenny. Sabi niya, may batas daw siyang nagawa. Ano ba yung batas na nagawa? Ay, hindi ko alam yung title. Title ba yung batas? Ito ang ebidensya, magkasama sila. Sino yan? Ah, si Drilon nga, tsaka si Napoles. Oo, alam ko na. Magkakalabasan na ng ebidensya dito. Ilabas na yan. Ano yan dapat? Malaman ang bulango yan. Ano to? Ato, ebidensya. Anak ni Janet Napoles, o. Ano po yung, ano yung opinion mo about kay Drilon? Kay Drilon? Parang peko wala siya nagawa eh. Kay Drilon? Meron siyang ano, yung cauldron. Alam mo yun, umabot ng ilang million yun. Yung sa cauldron sa Arts na para doon tapos yung lang yun. Corrupt. Corrupt yung opinion ko kay Drilon. Corrupt. Corrupt. Pork barrel scam. Pork barrel scam. Corruption. Ito, ano to? Di ba ebidensya? May picture pa sila. Noy-Noy. Tsaka si ano? Si Noy-Noy yan. Tsaka si Noy-Noy. Tulog ng tulog sa ano. Yung mga opinion ko doon. Kasi hinihingi nila yung opinion ni may opinion kay Drilon. Ang opinion ko kay Drilon, tulog ng tulog. Corruption. Ang laki nang dyan. Ang laki nang dyan. Baka may naman nun, puro pera. Wala, walang gawalang gan kay Drilon. Napakalang kwenta. Isa pa yan, tsaka si, si Gordon. Tigil-tigilan niya ka-promote kay Gordon. Ako po, walang pag-aasa. Gordon, ayaw na kita makita sa sinila. Bigyan, ganun mo. Patalihin niya lang si Drilon, pero wala siyang nagawa. Ano ang alam sa akin? Oh, nag-aaway naman sa JDB tsaka yung isa supporter. Hindi po yan away. Nagsasagutan lang po kasi parehas po silang may kanya-kanyang opinion. Kung maupo ko rin ang ino, lahat ng mga elected officials nila ganang gano'n o ay sinila si
Vice President, ano, Vice Mayor Duterte. Ano partido? Dalawang partido, PDP Laban. Partido ni Congresino. Diba? So, ang kagandahan ni Pangulong Duterte, ginampanan niya yung trabaho bilang presidente. Kaya mahanaman siya ng mga tao. Kaya siya yung sa lahat ng mga ginawa na tinatako natin, si PRRD ang pinakamahal ng mga Pilipino. Yun. Diba? Ano kang hindi magiging ginawa kung dalawang partido? Pero ang importante, kaya naman natin ayaw ang ginawa, hanggang ngayon hindi pa po nabibigay yung ano namin. Kalimutan na po namin yung ano namin. Wala taral. Nabawasan na ng tao dun sa harapan ng gate. Hindi pa bakit tinatawag, aabot ang pabakayan ng tao. Tapa po eh, kita mo dito oh. Hindi pa tayo dun sa mabuta dun tayo. Wala eh, nakaupo lang ako sa gutter eh. Ito pala, may mga naghihintay na rin pala dito. Dangon-dangon ko nung sa tapak na, kalinis ko lang naman. Malinis naman ako. Ayan po. Ayan, nandito na yung mga naghihintay pa rin. Diyos ko, ganun pala, nagwatak-watak lang gala, hindi pa rin pala nabawasan. Alin? Sino? Bakit? Hindi, may kanya-kanya kasi tayong opinion. May pinaglalaban. Kaya ako utak na, ayaw niyang kumuha ng opinion. Ayaw niyo kumuha ng opinion doon sa sinasabi ni Sir JD. Oo, kayo nung makinig na about doon kay BBM doon sa mga senator. Kasi naniniwala siya na kapag once na sinabi ni BBM na straight unity yung talaga siya. Diba? Well, ganyan kasi yung mga loyalista talaga. Hindi ko naman nilalat. Pero kung kasi loyalista ilang, sila, mag-care ka kung ano yung hidden agenda ng mga nasa senatorial. Oo, mahirap magkamali kasi lalo kasi na kapag ka nandun ka na sa loob ng Senado, 'di ba? Tapos babatikusin yung ano, yung sinandalan mo. Ang point lang ni Sir JDB, kung mahalaga sa iyo yung si BBM at Sara, dapat kunin mo yung mga katulong talaga kay BBM. Kasi mahirap na kapag may makapasok na magbablock ng mga projects ni BBM. Oo. Mahirap kapag may nakapasok na hindi naniniwala kay BBM. Kasi pumapanig lang naman sila ngayon kay BBM dahil malakas si BBM. Pero katulad lang din ang nangyari kay Pangulong Duterte, nakapasok yung mga senatorial votes niya, kaso kinalaban din siya, bumaliktad din. Nagbalimbingan rin, diba? Ganyan din yung mangyayari niyan. Gamitan lang kapag election. Sa election, ang bait-bait lahat nila. Kaya kailangan lang piliin niya yung totoong tapat kay BBM. Blurred pa ba? Ano si sniper? Ano wala dito? Ako yung sumagot ah. Masarap. Oh, kala ko ba wala ka na dito, narayakal. Ano na? Kala ko ba ayaw mo na dito? Ayaw niya na sa hotel? Kanina eh. Kanina nung huling basa ko sa kanya. Ayan. Wait lang. Anong pulutan? Ano ba yun? Nakala may inuman doon. Wala pong away. Nagkakabigayan lang po ng ano. Ayoko ng mamang kanina. Ah, si JDB.
Guys, kung papakinggan niyo po kasi yung ano, yung mga statement ni Sir JDB. Try niyo po panoorin yung mga channel niya, doon niyo po maiintindihan. Kasi kung sa side ko po kayo makikinig, mahirap po para sa akin magbigay ng statement. Pero goods po yan sa Sir JDB. Lalo na po sa mga political ano. Ayan na, nagkukuha na sila. Ayan na, nagkakaabot na ng ayuda. Guys, totoo lang po ang sinasabi ni Sir JDB. Meron naman po talaga na hindi po... Okay, kayong bahala kung ayaw nyo sa channel ko, kung ayaw sasabihin ko, bahala po kayo. Ganyan. Pero dun sa totoo na sinasabi na straight unity dun sa senador, kahit ako hindi ako maging straight unity, magsuri po kayo. Mag-research kayo. Magsuri kayo, mag-search kayo, di ba? Huwag kayong umasa dun sa mga sinasabi. May mga nakapasok talaga mga palimbing. Maniwala kayo. Uy, hindi po kami tumatagal, hindi kami straight. Kami rin pa hindi po kami straight. Pipiliin namin kung sino yung makakatulong talaga kay BBM. Yun yung mahalaga. Yung hindi kakalaban sa mga projects ni BBM. Pagdating ng araw, di ba? Hello, Michael Bae. Ayun si Chia. Ano ba, paano ba ito? Hindi ako marunong. Hindi ako marunong mag-gimbal. Shoutout po 13,000 viewers. Guys, palike and share pa po ng live stream ni Chia Laron. Pasupport na rin po, mga rapats tambayan, guys. Ako po yung kasanggang dikit neto ni Chia Laron. Guys, palike and share po ng live ni Miss Chia Laron. Salamat. Taga North ako at alam ko kung sino pinili ni BBM na vice niya. We will support. Goods po yan. Sir Nara Yakal, naimbag nga malim. Ang hirap po ng mga tinong senator. Tama. Kaya, ay Coco, diba ang lokong si Coco. Hi Coco, diba ang number one nating senador, si Marcoleta? Yan, ano, tinabag po tayo ni ate para magpa-subscribe. And nag-subscribe po na si Mara tsaka si Papa Bean. Ayan. Kaya pasensya na kung mama kanina kung hindi ko na gusto. Wala naman pong problema eh. Mabilis matangkausap. Okay, bati na tayo. Diba? Eh, support nga yung channel ko, Mara Pots Tambayan. Oo nga po pala. Sa mga bagong pasok lang po dito sa channel natin. Ayan, Mara Pots Tambayan. Ito po. Ayan, subscribe na ko. Paahuni naman natin yung subscription nito ni Mara. Bumababa na. Imbis na tumaas, bumababa. Ano na? Okay na po ba, Nara? Ay, sa'yo, Edwin. Hello. Yan, Marcoleta po. Hindi po Marcolet. Marcoleta. Baka magkamali pa. Taga North ako at alam ko kung sino pinili ni BBM na vice niya. We will support. Ayan. Goods po pala yan, Sir Nara Yakal. Naimbag na malim. Excuse me. Basa nga tayo ng mga kanina dito, di ba? Basta ang Norte, solid yan. Sino ba ang naninira? Saan ba? Sino ba naninira? Shout out 20,000 viewers. Pa-like and share pa ng live news kill around. Ayan, no? Like and share tayo guys sa thumbs up. Debate 2022. Tingnan niyo yung mga nandito sa harapan natin, guys. Oh. 'Di ba sa sobrang kakaabang po nila dito sa ano sa mga collaterals natin eh. Ganyan na yung inabot nila dito pa sila natulog. Yung iba dito pa natulog. Okay ba si Gatchal yan? For me it's a no. Ganyan, balimbing din yung isang yan. Nandiyan siya sa BBM. Nandun siya kasama siya sa proclamation, nakaupo siya doon. Habang nagrarally rin yung mga pinklawan, nandun siya, binabanggit siya ni Lenlen. Gagi, amoy bangus daw yung hininga mo. Oy, sorry ka, Coco. Ano ba huli ko kinain? Ayan, dito yun. Holes. Oy, holes huli. Ay, lumabo yung camera. Sa akin, hindi po okay si ano.
good kasi ayaw namin siya. Totoo yan, magsuri po kayo, magawa po kayo ng sarili nyo pong research. Ayan. End ko na po yung live, guys. Kasi lobat na me. Ayan, no, 16% na lang ako, tingnan nyo. So, ayan, no, sa mga, si Subiri. Si Subiri, ayoko din po. Isa ring balimbing yan, si Subiri. Unahin nyo si Marcoleta. Unahin nyo si Marcoleta, si Larry Gadon. Sila yung dapat makapasok. Sila talaga yung totoo kay BBM. Mm-hmm. Sila talaga yung, ano, yung malala na magtatanggol yun kay BBM. So, ayan na, guys. Magpapaalam na po muna ako. Dahil, ayun nga, huwag niyo kalimutan mag-subscribe ako, okay? Subscribe para lagi po kayo updated sa mga bago naming videos. Ayan, shoutout po sa mga nakasama po namin dito, sa mga nakausap po namin, sa mga nagbigay ng mga opinion, sa mga naki-survey, mga ganyan. Napaka-goods po ng mga tao dito. Talaga malalakas po yung paniniwala nila dito kay BBM. Diba? Yun lang naman yung kailangan nun. Sige, nod na ako sa Cebu. Maraming salamat po, Sir Nara Yakal. Ayan, thank you po. Bye-bye po. Gracias.